Yan, magandang hapon po mga ka-daily life sharing. Grabe naman ang inyong pagka-enhance. Na-pressure ako bigla. Good afternoon po mga ka-DLS. Andito na naman tayo sa ating mainit na kwentuhan at usapan. Pero bago tayo tumalon, bago tayo pumasok sa kwentuhan kasama ang ating guest, syempre wag muna nating papakawalan si Tito Jenny at saka si Tito Reden. Dahil pinagpala talaga sila ng Panginoon. Nako, grabe, overflow yung pagpapala dahil ngayon meron na silang sarili nilang fast food restaurant. Wow! Praise God! Talagang nagbunga. Yan, nagbunga talaga ang mataas na pagsunod nila sa Panginoon. And this time around, nakakatuwa dahil si Tito Reden ay wala na sa dagat. Hindi na siya sa dagat magpapakain. Nakasettle na siya sa lupa magpapakain. Grabing pagpapala. Congratulations, Tito Reden and Tita Jenny. Grabing pagpapala ng Panginoon. Noon, unceasing faithfulness rin talaga ang binigay nyo at ipinakita nyo sa Panginoon. Grabing pagpapala. Pero bago yan, gusto ko muna kayong tanungin. Tita Jenny, ikaw muna. Gusto ko itang tanungin. Tita, ano ang feeling ngayon? Ayan. Anong feeling ngayon na si Tito Reden ay umuwi na totally? Ayon. Ayan. Alam mo, direct, syempre masaya, happy dahil syempre kumpleto ang pamilya. Pero hindi lang lagi happy. Kasi minsan, yan, may kakiskisa na naman ako. Normal sa mag-isala. Sabi ko nga ni Pastor Dong lagi, di ba? Hahanap ko pa ba sa malayo? Andyan lang sa tabi mo ang magiging kakiskisan mo. Tama! Di bale, ang mahalaga, purong-puro ka naman pagkatapos. Eh, di ba, Tita Jenny, at least merong honeymoon stage bago pumasok ulit dun sa kiskisan. Kaya malaking adjustment na naman ulit sa inyong mag-asawa. Di bale. Yes, yes. Para kami direct, getting to know each other. One more time. Ang saya, oh, di ba? Parang laging fresh ang inyong relationship. Maganda yan. Ikaw naman, Tito Reden, alam ko namang malalim ang pagmamahal mo sa misis mo. Kaya kahit na may kiss-kissan, kiss-kiss lang. Lambing lang. Ganon. Oh, kiss raw. Ikaw na pagbigyan mo na, Tito Reden. Oh, kiss mo raw. Kiss. Oh, kiss sa pisngi. Kiss. Ah! Oh, di ba mga ka-daily life sharing? Parang ano lang tayo, parang ang tawag dito, parang bagong kasal lang ang ating mga host ngayong hapon. Yung kiss-kissan naging kiss-kiss. Ayun, lambingan. Tito Reden, kamusta naman po ang pakiramdam na finally natapos na yung chapter na ikaw ay laging nahihiwalay sa iyong pamilya at ngayon masusubaybayan mo na ang iyong mga anak at lalo mo nang mamamahalin ang iyong asawa. Kamusta po ang pakiramdam? Sa akin po, napakasaya kasi buo kami pamilya. Anytime na kailangan nila ako, nandyan ako. At yung mga anak ko, talagang masaya na nakasama ako dahil kumbaga may mga gusto na sabihin na subject ad nila. At nagabayan ko sila. Kaya pa sa akin, enough na kumbaga, mailang ko yung oras ko sa kanila. Lipas mo sa pag-alis, saka yung nasa dagat, nasa trabaho. Maganda yung ma-spend naman yung time sa pamilya. Kasi napalaking bahagi yun sa father na nandiyan ka sa mga anak mo, dyan ka rin sa mismo, sa oras ng pangailangan, nandiyan ka, kalungkutan. Lagang magkasama kayo na harapin niyo yung mga pagsubok o hamon ng buhay sa araw-araw. Yan ang malaking bagay ng buhay natin. Bilang mag-isawa. Yun po. Lagang napasaya. Oh. Oh, tayo deep inside. Grabing pagpapalang bumuhos sa buhay po ninyo at talagang ang Diyos talaga ang gumawa ng paraan dahil He really has better and greater plans more than we have planned. Ayan. Salamat sa Panginoon. At dahil dyan, bago ko po kayo pakawalan, baka naman pwede nyo kaming handugan ng awit ngayong hapon na ito. Yes, amen. Ayan.
Masarap kasi magpuri sa Panginoon. Amen. Dahil grabe talaga naman yung binubuhos na pagpapala ng Panginoon. Kaya nga awitin namin sa oras na ito ay ang bless. Ayan. So sabay-sabay po tayong umawit sa Panginoon. Sige po. Bless na bless ang ngalan ni Jesus. Buhay ko'y binago niyang lubos. Bless na bless ang ngalan ni Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Bless na bless. Bless na bless ang ngalan ni Jesus. Buhay ko'y binago niyang lubos. Bless na bless ang ngalan ni Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Buhat ng makilala ka. At buhay ko'y naging masaya't masigla. Lalo nang maranasan ka. Yaya mo'y sobra-sobra. Ayaw ko nang mawalay pa. Sa piling mo aking ama. Pagkat sa'yo'y nagmumula. Kapayapaan at pagpapala. Bless na bless. Bless na bless ang ngalan ni Jesus. Buhay ko'y binago niyang lubos. Bless na bless ang ngalan ni Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Bless na bless. Bless na bless ang ngalan ni Jesus. Buhay ko'y binago niyang lubos. Bless na bless ang ngalan ni Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Bless na bless. Amen. Amen! Amen! Tunay ngang bless na bless! Ayan, mga ka-abangers, kayo ba ay bless na bless ngayong hapon na ito? Please, i-comment nyo naman sa ating comment box kung kayo ay bless na bless! Ayan! Talagang pinagpala tayo sa buhay ni Tito Reden at ni Tita Jenny Echineque. Alam nyo po, ang Panginoon talaga natin, He really rewards those who are faithful to Him. Rewarder talaga siya ng lahat ng mga tapat sa kanya. Nako, pinagpala po tayong lahat dito sa buhay na ibinigay ng Panginoon sa ating lahat. Nako, alam niyo po, mga ka-abangers, ngayong hapon na ito, hindi po natin uli makakasama sila Pastor Dong at Pastora May dahil, nako, grabe naman din talaga ang pagpapala ng Panginoon sa lahat ng mga lingkod niya, lalong-lalo na sa kanyang simbahan. Dahil ngayon po ay naganap na ang groundbreaking ng GCC Santiago. Ayan, pinagpala dahil ngayon po ay officially na nasimulan na po yung groundbreaking at natapos na po siya kani-kanina lang. Kaya salamat sa Panginoon at congratulations sa GCC Santiago. Congratulations, Pastora Mayet, at sa lahat ng bumubuo ng simbahan na ito. Ang Diyos talaga ay tapat sa lahat ng nagiging tapat sa Kanya. Ayan, pinagpalang lubos. Kaya po, abangan natin ang araw na makasama ulit natin sila Pastor Dong at Pastora May. Talaga namang napakasipag ng ating mga pastor. Talaga sila ay nagiging ehemplo sa bawat isa. Hindi tumitigil, hindi napapagod na maglingkod sa Panginoon dahil nga sa katapatan niya at dahil sa rewarder natin ang Diyos sa buhay natin. Ang number one na reward na natanggap natin ay walang iba kundi ang Panginoon mismo na nagbigay ng buhay at hininga sa atin. Kaya, mapagpalang hapon mga ka-DLS! Ayan, pangatlong beses, pang-apat na beses ko na atang sinabi ang mapagpalang hapon. Dahil ako po talaga ay natutuwa ngayong hapon na ito. Kanina ko pa tinatanong si Lord kung ano ba ang mensahe mo sa buhay ng bawat isang ngayong araw na ito. Dahil ako'y medyo na-pressure. Dahil ang ating mga bisita ay hindi biro. Grabe ang kanilang mga pinagdaanan, grabe ang kanilang mga kwento, at definitely hindi nyo makakalimutan to eh. Hindi nyo makakalimutan ang kwento na to, yung iconic line, ayan, di ba? Kasi si Pastor Hill, grabe naman ang kanyang pagmamahal sa kanyang misis. Naging tapat, naging first girlfriend, di ba? Grabe, no? Umaapaw ang pag-ibig. Kaso,
nangyari sa kanilang pag buhay mag-asawa, eh bakit na kaya umabot sa point na nagkaroon ng iba? At naalala nyo ba yung naging linyahan ni Pastora Luningning, mga kaabangers? Nako, famous line to eh. Kung Melo, kung ano, kung nasa, ang tawag dito, kung nasa drama-rama sa hapon lang tayo, baka ilang beses na natin re-replay tong line na to eh. Sabi ni Pastora Luningning doon sa babae ni Pastor Hill that time, ano yon? Sabi niya, kung ayaw mong iwanan ng asawa ko at lagi kang magpapakamatay, eh ako na lang ang papatay sa'yo. O, diba? Hindi natin makakalimutan yung line na yan, mga kaabangers. Hinding-hindi. Naalala ko lang kasi naman, diba, lahat ng tao may kwento ng kahapon. Kung wala kang kwento ng kahapon, edi paano mo mapapasalamatan ng Panginoon sa buhay mo na nag-ayos niyan, o, diba? Hindi naman natin ipinapahiya, kundi nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi kaya niyang ayusin ang lahat ng mga nakakahiya sa buhay natin. Nako, grabe talaga si Lord, 'di ba? Pinagpalang pinagpala talaga. At ngayon, nako, mapagpapala na naman tayo sa kwento ng kanilang buhay. Nako, pang part 4 na to, mga ka-DLS. Kung ikaw hindi ka pa nakasubaybay sa part 1, part 2, part 3, nako, ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, panoorin nyo ulit ang naging kwento ng kanilang buhay kasi ang dami ko po talagang natutunan nung pinanood ko ulit ang kanilang mga kwento. Hindi ko makakalimutan yung naging tagpo. Dumating man sila sa point ng buhay nila na sila ay nadapa. Diba? Sabi pa nga ni Pastor Hill, dumating sa point na ang kanyang asawa ay naging martir sa pag-ibig. Pero yung pagiging martir na yon, yun ang lalong nagpatibay sa kanilang pamilya. Yun ang lalong nag-reflect ng pag-ibig ng Panginoon, kaya dumating ang pagkakataon, ang salita ng Diyos ang nag-ayos sa kanilang buong pamilya. Grabe talaga ang pag-ibig, no? Kahit ano ang tawag dito? Ano yung sinasabi nila, kahit ano, kahit bundok, aakyatin, makamit lamang, di ba? Grabe talaga ang pag-ibig, grabe ang kaya nitong gawin. Pero alam niyo po ba, itong klase ng pag-ibig na to, the best ang author niyan eh. Yung author ng pag-ibig na yan, kung kayang umakyat ng bundok, kayang mag-move ng bundok ng dahil lang sa pag-ibig, eh lalong-lalo na yung gumawa ng pag-ibig. Lalong-lalo na yung nagbigay sa atin ng pag-ibig. Lalong-lalo na yung unang umibig sa atin. Kaya, bago ko tawagin ang ating mga guest ngayong hapon na ito, basahin lang po natin yung Kawikaan chapter 3, verse 1 to 26. Sabi niya dito, anak, huwag mong kakalimutan ang mga tinuturo ko sa iyo. Ingatan mo sa iyong puso ang inuutos ko sa iyo, sapagkat ito ang magpapahaba at magpapaunlad ng inyong buhay. Ayan, kaya manatili kang mapagmahal at matapat. Ayun, pwede niyo po bang i-comment, mga ka-DLS? Manatiling tapat at mapagmahal. Ayun, alalahanin mo itong lagi at itanim sa iyong isipan. Kapag ginawa mo ito, malulugod ang Diyos pati ang mga tao. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. 'Di ba? Huwag talaga tayo manalig sa sarili nating karunungan. Hindi talaga tayo pwedeng mag-assume na mas magaling tayo sa iba. Bagkos alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. At ituturo niya sa iyo ang tamang landas. O, di ba? Hindi talaga tayo pwedeng mas magaling pa sa Panginoon kasi ang Diyos ang magtuturo sa atin ng tamang landas. Kaya huwag mong isipin na napakarunong mo na. Matakot ka sa Panginoon at huwag kang gumawa ng masama.
para iyon sa ikabubuti at ikalalakas ng iyong katawan. Sa mga kaabangers dyan na nanghihina na ang katawan, come on, gising! Gisingin ninyo ang inyong mga katawan. Dahil ngayong aras na ito, tayo ay ginigising ng Panginoon. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ang ani mo ng mga bodega at aapaw ang inumin mo sa iyong mga sisidlan. Kaya anak, huwag mong mamasamain kapag itinatama ka ng Panginoon upang ituwid ang iyong pag-uugali. Sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang ugali ng mga minamahal, katulad ng ginagawa ng isang ama sa kanyang anak na kinalulugdan. Mapalad ang taong may karunungan at may pangunawa. Higit pa ito sa pilak at ginto. Nako, ito ay kagaya ng ating guest ngayon eh. Grabe ang karunungan na nilagay ng Panginoon sa buhay niya. Kaya talaga, dapat makinig tayo dito eh. Kasi sabi niya dito, di ba, huwag tayong lalayo sa turo ng ating mga magulang. Dahil at sabi niya dito, at sa ano pa mang mga mamahaling bato, walang anumang bagay ang maaaring ipantay dito. Ang karunungan na matututunan natin araw-araw sa daily life sharing, wala talagang ginto o pilak ang makapapantay sa karunungang inilalagay ng Panginoon. Itinuturo ng Panginoon dito, kaya mga ka-daily life sharing, magtagtag na kayo, mag-share-share na kayo, mag-comment na kayo, gisingin na ninyo ang inyong mga kaibigan, mga pamilya, dahil eto na ang oras na para tayo gumising, dahil ang karunungan ng Panginoon ay lalo na niyang ibubuhos sa buhay natin. Sabi niya pa dito, mapapahaba nito ang iyong buhay, mapapaunlad ng iyong kabuhayan, at magbibigay sa iyo ng karangalan. Ayun! Sabi niya, mapapahabang iyong buhay at mapapaunlad ang iyong kabuhayan at magbibigay sa iyo ng karunungan. Kaya nga, ang karunungan ay mapapabuti ng inyong mga kalagayan. Mapalad ang mga taong may karunungan dahil magbibigay ito ng mabuti at mahabang buhay. Sa pamamagitan ng karunungan, nilikha ng Panginoon ang lupa at langit, at bumukas ang bukal, at mula sa mga ulap ay bumuhos ang ulan. Kaya anak, ingatan mo ang iyong karunungan at kaalaman sa pagpapasya ng tama. Huwag mong hayaang mawala ito sa iyo, sapagkat ito ang magbibigay sa iyo ng mahaba at magandang buhay. Mabubuhay kang ligtas sa anumang kapahamakan, makakatulog ka ng mahimbing at walang kinakatakutan. Nako mga ka-DLS, sino ba dito ang hindi nakakatulog? Ngayon na ay gumising ka na. Nako, kasi eto na ang revelation ng Panginoon sa atin. Kailangan natin ng karunungan niya. Hindi ka dapat matakot kung biglang dumating ang mga pangyayaring nakakatakot o kung lilipulin ng masama, dahil makakaasa ka na babantayan ka ng Panginoon at ilalayo ka sa kapahamakan. Pwede niyo po bang i-comment dyan mga ka-DLS, makakaasa ka sa Panginoon. Ayan! Makakaasa tayo. Kaya ngayong hapon na ito mga ka-DLS, grabe ang karunungan na nilagay ng Panginoon sa buhay ng mag-asawa na ating mga guest ngayong hapon na ito. Dahil sa karunungan nila, marami tayong mga natutunan sa mga past few episodes ng Daily Life Sharing. Kaya ngayon pa lang, ako, hindi na ako makapaghintay. Dahil sa few episodes natin, nakita natin yung faithfulness ng mag-asawa na ito sa Panginoon. Mula day one, no? Mula day one na nakilala, nakatagpo nilang Panginoon, na-appreciate nila yung pag-ayos ng Panginoon sa buhay nila. Kaya naman, ganun na lang nila pinanghawakan ng faithfulness nila sa Panginoon. At yun ang didiskubrihin natin ngayong hapon na ito. Bakit nga ba ganun kalalim yung kanilang perseverance? Bakit ganoon kalalim ang kanilang pagsunod? Bakit ganoon kalalim ang kanilang pagpapasalamat
sa Panginoon. Dahil alam niyo po ba, sabi sa 1 Thessalonians 5:24, the one who calls you is faithful and he will do it. Again, the one who calls you is faithful and he will do it. Kaya alamin natin, samahan niyo ako, alamin natin ano ba yung mga ginawa ng Panginoon sa kanila pang mga buhay at bakit nasabi nilang tapat ang Diyos sa kanila. Kaya i-welcome na natin ang mag-asawang Pastor Guillermo and Pastor Luningning Laila. Ayan! Welcome po ulit dito sa Daily Life Sharing! Hello! Hi! Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng nanonood. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatiran, mga kapastoran, at lahat po ng mga membro po ng Iglesia ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa panibagong yugto ng aming pong pagsasalaysay ng aming pong mga kwento ng aming mga buhay, lalo-lalo po sa ginawa po ng Panginoon sa aming buhay nung kami po'y makakilala sa Kanya. Kaya napakabuti po ng Panginoon at isa naman pong pribileyo na kami po ay makasama niyo sa gabing ito. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tanghali. Tanghali sa atin gabi dito. Amen. Amen. Okay, so praise the Lord. Amen. So God is good. Amen. 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 Ikaw po, Pastor Luningning, ano pong masasabi ninyo? Ganda din po, magandang tanghali po sa inyo lahat, although dito, madaling araw na, magmamadaling araw na, pero God is so good, at kagaya nga po ng sinabi ni Pastor, wala pong kasimbuti ang Panginoon. Yeah. Basta magtiwala lang po tayo sa Kanya, ibigay natin lahat yung ating trust, at makikita nyo, ang Panginoon po ay kikilos, gagalaw sa inyong mga buhay. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise God. Ayan, mga ka-DLS. O, diba? Ang pogi at ang gaganda ng mga guests natin ngayon. Alam nyo po, nung nakaraan, ay kanina lang pala, hinulaan ko talaga ko nung kung ilang taon na sila eh. Pwede nyo, mga ka-DLS, kayo rin dapat eh. Pwede nyo po bang hulaan kung ilang taon na si Pastor Hill at saka si Pastor Luningning? Hulaan natin. Tignan natin kung parehas po ba kayo ng hula ko. Ha? Tignan natin kung makukuha nyo ba yung tamang edad nilang mag-asawa. Nako, alam mo, pag nakikita ko sila, kinikilig talaga ako eh. Kinikilig talaga ako sa nila eh. Kasi grabing pag-ibig. Naku! Ayan, sige. Mag-comment po kayo. Ilang taon na kaya si Pastor Hill at saka si Pastor Luningning? Sige. Hihintayin namin ang mga comments ninyo. Ayan. Pastor Hill at saka Pastor Luningning, ano po bang sikreto ng young look? Ayan. Anong sikreto ng young look? Huwag ka masyado mag-isip. Ilay mo sa Panginoon. We must always stay in the presence of God, I believe. Yun po ang nakikita ko pong ano, and then always busy to in the work of the Lord, you know. Yun po ang nakikita ko doon. Amen. Yun po ang I believe na isa po sa nagbibigay po ng kasiglahan, no, sa aming mga buhay. Sabi nga po doon sa Nehemiah chapter 9 verse 10, the joy of the Lord is our strength. My strength, no. Siya po yung nagbibigay po ng kalakasan sa aming mga buhay. Yeah, so to God be the glory. Amen. Amen. So, ibig sabihin, Pastor, hindi derma ang sikreto po ninyo. Hindi po dermatologist, hindi facial care, walang ganon. Wala. Wala. Talagang paglilingkod lang. Amen. 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 Wow, grabe talagang pagpapala. Mga ka-DLS, diba? Ang dami talaga nating matututunan ngayon eh. Hindi lang sa spiritual, hindi lang sa emotional, pati sa physical, oh, diba?
Sino magkakala paglilingkod sa Panginoon, nagpapabata din. Oh, di ba? Grabing pagpapala yan. O sige. Dahil mga ka-DLS, naghihintay ako ng inyong mga comment. Eh mukhang mas nag-e-enjoy kayong nagtatag, nag-i-invite. Pastor, ang sisibag po nilang mag-invite ngayon. Nako, ang edad na po nila. Oh, tignan mo. Ayan, meron na may pumasok na pastor. Ay, nako pastor. Matutuwa ka, Pastor Hill. Ang age niyo raw po ay 55 years old. At si Pastor Luningning raw po ay 53 years old. Sabi ni Kuya Jairus Villarama, at sana raw ay tama. Oh, sino pa mag-entry dyan, Kuya Jai? Pastor, 55 years old and 53 years old po ba kayo? Ano po? Bali, bata pa, 70 years old na po. Oh, di ba mga ka-DLS? 20 years younger ang kanilang mga looks. 70 years old na po si Pastor Hill. At si Pastora Luningning naman ay 69 years old na. O, oh, di ba? Napaka mabisang sikreto ang kanilang paglilingkod sa looking young. O, oh, ang Diyos ang nag-preserve ng kanilang mga itsura. Ang kanilang mga pangangatawan. Malakas na malakas. Ayan. So, pasok na tayo sa masarap na usapan, Pastor. Amen. Una ko pong tatanungin. Opo. Una ko pong tatanungin, Pastor, kailan po kayo naka-receive ng panawagan sa Panginoon na kayo ay tinatawag na niyang maglingkod sa Kanya? If I recall, after I got born again, nung way back 1980, nakita ko po talaga doon yung tawag ng Diyos sa akin, no, na talagang nagkaroon po ako talaga ng earnest desire na yung po bang paano ko po ba mababayaran po yung lahat ng mga utang ko sa Panginoon, na kasi nga po base nga po sa akin pong nakaraang buhay ay naging magulo yung aking buhay, no? Before I came to know the Lord. Talaga pong naging masalimuot, talagang lahat po ng ginagawa ng mundo ay pinagdaanan ko po, no? Talagang I become a successful businessman. You know, and then talaga pong akala ko po wala nang katapusan po yung aming pong financial blessing during the time. Pero nakita ko po doon, mga kapatid, na meron pa lang purpose ang Panginoon, no? Sa kabila po ng mga bagay na yon, ay nakita ko talaga na kung, kasi nga po, there's a lot of people keep on sharing the gospel with me, pero I always ignore, lagi pong binabaliwala yun. At sabi ko, I'm a religious person, so hindi ko na kailangan yung panibagong religion, no? So yun po ang nangyari. So kaya nga po nung ako pinaniwala na kapag tayo po pala itatawagin ng Panginoon, no? Ay meron po balang mga bagay na hindi mo talaga mapiprevent na mangyari sa buhay natin. Dumating po yung situation na talagang pinalo po ako ng Panginoon, no? Nandun po talaga yung pagpalo ng Diyos, na and then yun po yung naging turning point ng buhay ko. So kaya nga po nung when I got born again, ay way back 1980, ay talaga po nagkaroon po ako ng isang strong calling from God, na talagang sabi ko, Lord, paano kita mapaglilingkuran, no? Nandun po talaga yung earnest desire ko talaga na maglilingkod sa Panginoon. At naging ano po ako, yung bang winning with the guys sa evangelism, no? Or soul winning.
na kahit sino po yung aking makatagpo, no, hindi ko pinalalagpas po yun. I always share the gospel with them. Talaga pong, I always testify how the Lord changed my life. You know, yun po ang isa po sa mga naging instrumento ko upang lalo pong tumibay po yung akin pong pagkatawag ng Diyos sa aking buhay. At yun nga po, talagang na ano po yung buhay ko talaga, talagang I dedicate my life to God, you know. At yun nga po, nabanggit nyo yung mga nakaraan na I always attending Bible study during the time, you know. In fact, almost every night nasa Bible study po ako during the time. Amen. And meron po akong kaibigan, meron po talaga akong isang pastor na talagang na hindi ko po makalimutan. His name is Pastor Domingo, no? Kasama ko po yun sa church. And I believe that he is a walking Bible. And ako talaga na-inspire sa buhay po ng taong yun kasi lagi po siyang, yan, ang galing po niya talaga. Kahit anong itanong mo sa kanya na madali, nasasagot po niya lahat, no? Kaya I always yung lagi ko po sumasabi sa kanya. Gusto ko po kasing I want to imitate kung yung lahat po ng kanyang ginagawa. Gusto ko pong may transmit niya rin sa akin yung anointing ng taong ito, no? And kaya nga po, ano po mga kapatid, talagang nakita ko po doon talaga na unti-unti pong at lumina po yung tao ng Diyos sa akin. And then finally nga po, nabanggit nga po nakaraan na nakapag-start po kami ng church doon po sa lugar namin sa Venezuela under the leadership po ni Pastor Ed Bacani, no? And Ed Bacani was used mightily by God. Actually po, hindi ko po makalimutan talaga nung when he asked me to teach Sunday school. Mm-hmm. Sabi ko sa rin ko, wow, it is a paano ako magtuturo hindi naman ako nag-aaral ng Bible school during the time, you know. So para bang sabi ko, ano bang maganda ko ituro? And the Lord spoke to me at ang itinuro ko nga po yung assurance of salvation, you know. So yun po agad ang naging topic ko, you know. Kaya, at yun po ang ano, yun po ang ano, ng parang naging pasimula po kung paano po ko nagamit ng Panginoon. I start being a Sunday school, then naging Bible study leader, and then finally po naging isa po ko sa mga pioneering leader ng church po ngayon. So to make the story short, talaga po lumago po yung gawain, talaga po nakita ko po na kapag talaga tayong sumusunod sa Panginoon ay naroon po talaga yung favor ni Lord sa buhay namin. Kaya siguro po, si Mace, meron po siguro yung dating tayo. Wait lang po, Pastor. Kaya po, talaga nakita ko na may pagkatawag ang asawa ko. Kahit siya po niyo isa ama yan, talaga po kung lagi nagsishare yan ng salita ng Diyos. One time nga po umuwi kami ng Batangas from Manila. Pinatigil, napahiya pa nga po ako dahil siyempre bago po kami. Pinatigil po niya yung isang jeep. Nangaral po siya na napakatagal at gusto nang i-drive nung driver yung kanyang sasakyan dahil puro na po. Hindi makaalis dahil si Pastor ay nag-share pa. At saka nga po, yun nga, kahit sino po makita niya, lagi po siyang nagsishare ng salita ng Diyos. At nun nga po, kahit nga sa Malacanang, yung mga sundalo doon, sina Carnel po doon, hindi po siya nahihiya. Kaya sabi ko talagang yung pagkatawag sa kanya ng Panginoon ay kakaiba. Wow! Grabing init ng paglilingkod, Pastor. Pwede mo po ba kayong matanong, Pastor, muna? Ilan po bang figure yung kinikita nyo before doon sa naging utang ninyo after? Ano po, ano, sister? Ilan pong figure yung kinikita nyo before sa naging utang ninyo after?
ano ilang makinita namin? Kinikita sa negosyo. Di ba po sa negosyo nyo before? Ilang figure po yung kinikita nyo before sa naging utang ninyo after? Ang kinita namin, tapos yung utang namin. Wala kaming... nangyari kasi ganito. Yung nung kasagsaga ng aming negosyo, within 3 months or 4 months, within 6 months, kumita kami ng almost 1 million pesos. Ganon kakuha yung buhay namin. At doon ko nakita na yung bang pag pinagsama mo yung tiyaga mo, at saka yung adikain mo sa buhay, talagang pagpapalain ka. Una sa lahat, ang Panginoon, sabi nga sa Biblia, hindi pa naman kami nakakakilala noon, ang pagpapala ng Diyos ay binibigay niya sa masama at mabuti, di ba? At kami nga po ay nakakatuwa dahil hindi naman po kami nagkaroon ng utang. Kami nga po ang... Kami pa niloko. Kami ang niloko ng aming kasosyo in check. Hindi kami binayara ng more than 325,000. That was 1980. Napakalaking pera na po noon at hindi na po namin yun nakuha. Collectible namin. Collectibles namin yun. At doon ko rin po nakita yung kamay ng Panginoon. Na talagang kahit nga may nangyari sa amin gano'n, hindi po kami pinabayaan. At yun po, yun po ang turning point ng buhay ko. Kumbaga, isa po yun sa mga hagupit ng Panginoon sa buhay namin, mm-hmm. na yung aming kasusyo, hindi na po kami binayaran. So hanggang sa dumating po na wala na kami maipasahod sa mga mananahin namin, kasi nga meron po ako mga tauhan, mga 200 people, no? Ang mga mananahi ko nung during the time. Ang aking operation is 24 hours operation po kami, no? During the time. So, malaki po yung payroll namin noon. So hindi na po kayo nababayaran ng aming kasosyo. So, to make the story short, minsan doon kami nagkakautang, pero yung aming inuutang, binabayaran din namin na kapag nakakuha na kami ng ano. Para pero, yung wala kaming outstanding obligation from another people during the time. Bagamat kami bumagsak sa negosyo, ang ano lang po doon talaga ay, ang nakita ko doon ay, parang ito po yung ano, yung paro ng Panginoon sa buhay namin. Kasi ang nakita ko po doon ay yung bang, kapag talagang tatawagin ka pala ng Panginoon, siya po ay gagawa ng isang bagay na kung saan ay, maghahambol ka sa kanya, you know, and you are going to surrender your life to him. At yeah. yun po ang nakita ko po doon talaga na naging daan kung bakit nakilala ko ang Panginoon. Yeah. Mm-hmm. So ibig sabihin, Pastor, inalaw talaga ng Panginoon yung sitwasyon na yon para ikaw mismo dumating sa point na aminin mo sa sarili mong, Lord, kailangan kita. Tulungan mo ko. Yeah. Ang nagtanong, Lord, ba't ganitong ginawa mo sa buhay ko? Wala po bang naging ganong point? Well, actually, ang nangyari sa amin kasi, para bang, ang hindi ko maunawa kasi yung bang, I never questioned God about what happened to us, but ang nangyari po doon yung bang we strive hard, we try to survive, or we try to, you know, to recover, no? Yeah. By our own effort, you know. But you know, kumbaga lahat po ano, it become futile, or daging wala nangyayari, despite of the fact na we are trying to recover from ano, from bankruptcy. Kasi nga kumbaga kinikita namin para bang sapat-sapat lang ba yung hindi katulad nung kasosyo ko, kasama ko siya. Talagang I have an abundant life during the time. I mean, imagine
in one week, I'm earning 140,000 during the time per week. So malaki pera po yun during the time. So but all of a sudden, nawala po lahat yun, no? So I believe yun po, ano, yun po ay isa sa mga kamay ng Diyos, no, sa buhay ko. And then, you know, He humbled me. Talagang parang sinasabi nga po sa Deuteronomy chapter 8, no, na inalaw niya na ang kanyang mga anak ay magutom, no, doon sa wilderness, no, upang i-humble sila. Okay? Yeah. Amen? So yun po. Amen. Praise the Lord. Napakaganda po na naging character ninyo, Pastor. Kasi hindi kayo nag-question sa Diyos bagkos dumating talaga kayo sa point na, Lord, may dahilan ka bakit nangyari to at salamat sa nangyari na to dahil kinatagpo mo ko. Marami po kasing nagiging ganun ang kaisipan eh. Diba? Mm-hmm. Yung kapag may hagupit na nangyari sa buhay nila, instead na, Lord, tulungan mo ko, ang nangyari, Lord, bakit ganito ang ginawa mo sa buhay ko? Pastor, ano po yung mapapayo ninyo sa mga ganun ang pinagdadaanan sa buhay? I believe na isa sa mga may papayo ko sa lahat ay yung meron pong talata doon sa ano eh, doon sa Jeremiah chapter 29, I believe, verse 13, if I'm not mistaken. Jeremiah 29. Meron po tinatukoy doon eh. Ganito po ang sabi doon si Jeremiah. 29. Okay. Verse 13. Sabi rito, no? You will seek me and find me. And when you seek me with all your heart, I will be found by you, declares the Lord, and will bring you back from captivity. So, nakita ko po doon, kapatid, na sa buhay po natin, na in sa panahon po ng ating pagkalugmok, no, iisa lang po talaga ang ating dapat puntahan, no? Mm-hmm. Walang iba kundi ang Panginoon. Kasi sa nakita ko po, we try our best during the time, no? Pero sabi ko, ano nangyayari? Bakit ganito? Despite of the fact na kami ay para bang, yung bang nagpupumilit kami na makarecover, pero wala. Kaya nga po, alam niyo nangyayari talaga, nung when somebody shared the gospel with us, talagang I gladly receive the word of God sa buhay namin. At doon po naging nakita ko doon na after we receive Christ, no, ay nabago po lahat, no? Laging magaan ang buhay namin mag-asawa. And lahat po na nawala sa amin, unti-unti pong ibinalik ng Panginoon. Na-restore po lahat, no? Yung dati namin bungalo na bahay, na paggawa po namin ng second floor. Talagang ano, the Lord bless us. Kaya yun po, talagang hindi ko po talaga masukat ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ng kasawa. Kaya, you know, talagang mula po noon ay I commit myself, no, into the ministry. At yun nga, the Lord used me in Valenzuela during the time. Nakapagtayo po kami doon ng church at yung pong church po yun ay ang pangalan po ay Christ the Living Savior. Ang pinaka senior pastor po namin si Pastor Ed Bacani, and then I became as an assistant pastor during the time. And then after that, the Lord brought me here in the US. You know, yun isa rin namang favor po yun pagkadala ng Panginoon sa akin dito. Imagine we just get our visa non-appearance. Hindi po kami nag-appear sa embassy, but you know, the Lord is so good to us. Amen. Kasi ginamit po yung isa sa mga kapatid na asawa ko, si General Magsino, para po kami po ay makarating dito. And then when I got here, talaga pong somebody petition us, you know, and the whole family was able to come here. Lahat po kami, at ngayon po ay narito kami sa state, ginagamit po kami ng Panginoon mightily
At di po kami, ano, we never stop serving the Lord. At yun po ang isa po sa mga magandang bagay na lagi kong iminumulat sa aking mga anak, na the very reason why the Lord brought us here is in order to serve God, you know. And as we continuously serving God sa buhay namin, naroon po yung ano, yung pagpapala ng Diyos. Hindi po siya nakukulang sa amin. In fact, sobra-sobra pa nga po, mga kapatid. Talaga pong hindi ko po maano po yung mga pagpapala ng Diyos sa buhay na yung mag-asawa. Yeah. Puro yung mga Panginoon. Sabi nga po, pagpapala talaga, sunod-sunod. Sunod-sunod yung ano eh, yung pagpapala from, alam mo yun, yung from iniwanan, hindi binayaran, pero ang Diyos merong hinanda pa na pakasunod na pabor after another favor. Pero Pastor, ang tanong ko, magic ba yun? Ganun lang ba kabilis yun? Wala po ba kayo naging participation doon sa ginawa ng Panginoon sa buhay ninyo? Wala po ba kayong sinakripisyo? Wala po ba kayong naging participation? Wala po ba kayong kinailangang wala po ba kayong kinailangang pagsunod na gawin? Nung tinanggap nyo ba yun, tinanggap nyo na lang po ba yun ng basta-basta? O may proseso po? Well, of course, ang ano po kasi, I recall, talaga pong we completely trust the Lord sa buhay na mag-asawa. Talaga pong ang nakita ko po talaga doon na, di ba sabi nga po doon sa Matthew chapter 6, verse 33, no? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto us. So nakita ko po doon, mga kapatid, talaga na kapag talagang ibibigay po natin ang ating buhay sa Panginoon, ipaprioritize po natin ang Panginoon, ay naroon po talaga yung pagpapala ng Diyos, no? And the Lord will not leave you nor forsake you. Kasi yun po ang promise po ng Panginoon eh. Di ba sabi nga po ng Bible eh, if you will obey me, I will going to bless you. No? Amen. Kaya nga, yung pong pagsunod po natin sa Panginoon ay isa sa mga bagay na yun ang pinakang key factor po. Paano po tayo i-bless ng Panginoon. You know? Kasi nga po, nakikita ko po yung pagsunod. Isa po sa mga mahalaga po yun. No? Yung obedience po natin sa Panginoon, important din po yun. Yeah. Ayan, mga ka-DLS, hindi magic. Hindi talaga magic. Naglaan sila ng oras, naglaan sila ng effort, naglaan sila ng kanilang lakas, naglaan sila ng kanilang pera. Ibig sabihin, nung nagsisimula sila sa paglilingkod nila, lahat ng gawain hindi nila miss out. Ibig sabihin, ganun kagutom, ganun kauhaw ang kanilang mga puso sa pakikinaig sa Panginoon. Kaya nga, ganun na lang din yung sunod-sunod na pagpapala ng Diyos sa buhay nila. Ngayon, Pastor and Pastora, sa pagdating naman po sa mga anak ninyo, nung nakakilala po kayo, ilang taon na po ang inyong mga anak noon? Bata pa. Bata pa sila kasi nga yung aking panganay, I believe, she was only 5 years old during that time. 1980 or 75. Yeah, 5 years old. Yeah, 5 years old yung aking panganay. Tapos yung sumunod ay 4 years old. yung pangatlo, 3, yeah. 78 yun eh. Oo. Ano? 3 years old. 3 years old, yeah. 3 years old. Sunod-sunod nga. Yeah. And then, 1980 yung... Kasi nga... Pastora, hindi ka ba nahirapan? Sunod-sunod ng bagong autismo. Medyo naghirap din dahil, syempre,
pagka ganun sunod-sunod yung anak mo, mahirap din. Pero, ewan ko, parang napakadali sa aming mag-asawa, kahit marami nga yung anak namin, hindi na nga namin namalayan na lumaki na eh. Yung bang maganda yung mga anak mo, kayo, sumasama at saka nagtutulungan. Kasi yun ang kung naming nangyari sa buhay naming mag-asawa, lalo na nga nung kami nakakilala sa Panginoon. Doon ko rin nakita na napakahalaga yung buong pamilya mo makakilala kay Lord. Nandoon yung pag-iingat ng Panginoon sa mga anak mo, nandoon yung pangangalaga ng Panginoon, at yun nga, lumaki sila ng... Kasi nga kami mag-asawa, yung bang ang ugali namin, hindi kami mapagtanim ng sama ng loob. Yun! Kung may nagalit sa amin, okay lang, hindi naman namin kayo inawa, hindi naman kami nagtanim ng sama ng loob sa'yo. At saka siguro yun ang isa sa sikreto para manatili kang laging magmukhang bata. Yung bang hindi mo masyadong iniintindi yung sasabihin ibang tao, bakit ganito, ganon. Kasi nga, hindi po kami, ugali namin, parehas kami, hindi kami mapagtanim ng galit. Pag nakasama ang loob kami, mamaya ng konti, bukas, bati na ulit tayo. Ganon po kami. Yeah. Mga ka-DLS, yun pala ang sikreto. Huwag na magtanim ng samaan ng loob. Huwag tayong mabuhay sa PGH. Puot, galit, at hinanakit. Sabi nga sa Bible, di ba? Magpatawad ng magpatawad kahit 7 times pang magkasala sa'yo ng paulit-ulit. Araw-araw, magpatawad ng magpatawad. Eh, no wonder. Sigurado, pastor at pastora. Kaya naman pala ganun ka bata, eh, punong-puno ng joy sa kanilang mga puso. Kasi sabi sa Bible, di ba? A joyful heart does a good medicine. Pwede ba kayo mag-comment dyan, mga kabangers? Sabihin nyo, bawal ang bitter. Ayan. Bawal ang bitter. Diba? Hello po, Mami Vicky Almosara from Hawaii. Good afternoon po. Na-miss ka namin, Mami Vicky. Panalangin namin sa Panginoon na ikaw ay, kayong dalawa ni Daddy Rod ay malakas na malakas na. Ayan. Salamat sa Panginoon. Nako, ang dami po naming natututunan ngayon. Una, kailangan talaga yung persistency sa paglilingkod. Persistency na sumunod ng sumunod, maghabol sa Panginoon. Kailangan talaga nando doon. Kasi doon din natitimbang eh. Tama po ba ako, Pastor? Doon din natitimbang yung faithfulness na meron kay. Kung nasaan yung puso mo, ando doon ang paa mo. Amen. Amen. Ngayon, Pastora, so ibig sabihin, Pastora Luningning, yung mga anak po ninyo that time, since they're very young, hindi na po sila masyadong naapektuhan doon sa naging pagkakamali ni Pastor Hill. Hindi, kasi ganito nga ang nangyari sa mga anak ko. Yun noong nangyari kay Pastor, ang paniwanag ko sa kanila ay ganito eh. Hindi pa born again si Daddy mo nung magawa niya yung ganung mga bagay. Kasi nga po, syempre, hindi mo may kakaila sa kanila na meron silang kapatid sa labas. At yung po ay pinaliwanag ko sa aking mga anak. Para hindi po namin, hindi ko po ipinaglihim sa kanila. At naunawaan mo po nila na nagawa ng daddy nila yon nung hindi pa po kami Kristiyano. At yun naman po ang mga anak ko ay mababait at hindi naman po nila kailanman sinumbatan ng daddy nila. Ang katotohanan niya po ay kaya ako natutuwa sa aking mga anak. Yung pong anak ni Pastor, masyadong, yung po bang pumagasokan pinagmamalupitan ng nanay niya. At ang mga anak ko pa po nagsabi sa daddy niya, Daddy, bakit hindi mo petitionin yung aming kapatid? At ako pinagtutuwa dahil ang aking pong mga anak hindi rin nagtatanim ng sama ng loob. Dahil sila pa po yung nagsabi sa daddy nila, Daddy, petitionin mo na si Girlie, yung pong yung anak ni Pastor. At ganun nga po ang nangyari. Kasi pag nagiging tapat po kayo sa pamilya nyo, sinasabi nyo yung tama,
at tapat kayo sa kongregasyon, eh makikita naman po natin. Yep. Maganda wow. po yung pagiging resulta. Grabe, ang galing mo, no, mga ka-DLS. Oh, yan ang resulta ng bawal ang bitter. Diba? It always gets better. Oh, ang galing. Yan. Dahil hindi nila tinaniman ng bitterness, kahit ang mga anak, hindi rin nataniman ng bitterness. It gets better. It was easy for them to accept the daughter of Pastor Hill. Pastor, were you able to petition your daughter? Ano-ano kapatid? Were you able po to petition your daughter? Ano po yung yes. nangyari yes, ngayon doon sa bata? Yeah. Oh! Oo. Actually, nandito na siya sa United States. May asawa na siya. Wow. She got married with American man. Naku, yeah. ang galing. Maganda na buhay niya. Maganda na. Maganda na kanyang buhay. Yeah. Salamat sa Panginoon. Grabe, alam niyo po, ilang beses na tayong nakaka-encounter ng mga kwento ng mga, of course, mga anak na naging bunga ng, alam mo yon, pagkakamali ng mga magulang. And most of them, they were really broken. Antindi po nung naging shattered ng kanilang mga puso, ng kanilang mga buhay na dahil lang sa pagkakamali ng mga magulang. Pero hanga po ko sa inyo kasi ibig sabihin, you really became responsible doon sa naging pagkakamali and even to your children, hindi nyo po nilihim. Yun kasi mm-hmm. talaga yung mahirap eh. Kapag nilihim mo pa, magugulat pa yung mga anak. Yeah. Diba parang it's whole another drama. Hindi mo mm-hmm. maiiwasan maraming mga chismosa sa paligid. Hindi mo yeah. maiiwasan maraming mga asar sa paligid. So napakahirap mag-cope up ng mga batang ganon. Pero alam nyo po, nakaka-amaze kasi ibig sabihin, yung anak ninyo po, though ganoon yung naging ugat niya, hindi ibig sabihin na huli na ang lahat para sa kanya, na ayos pa rin ang buhay niya. Nako, grabe po talaga ang pagpapala ni Lord sa buhay ninyo. O di ba mga ka-DLS? Grabing wisdom to. Paano nagawa ni Pastora Luningning yakapin yung bata na hindi naman niyang anak na resulta ng pagkakamali ng kanyang asawa. Pastora, paano mo yun nagawa? sa akin kasi, wala namang kasalanan yung bata. Yeah. Diba? Tinanggap ko yung bata, tinanggap ng aking mga anak, and that's it. Wala namang kaming, sa katotohanan nga, yung anak ni Pastor, nagsabi sa akin na talagang minahal niya ako bilang nanay kasi nga hindi naman namin siya pinakitaan ng hindi maganda. Pagdating niya dito, sa amin siya tumira. At gumanda naman ang kanyang buhay na nakakilala siya sa Panginoon. Pati yung asawa niya nakakilala sa Panginoon. Mm-hmm. Yeah. Wow. Grabe. Kaya nga sabi ng diba? Proverbs 3 verse 3 to 4, "Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck and write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and good name in the sight of God and man." Grabe, grabe po yung pagkayakap ninyo. Kaya nga, ganun na lang mga ka-abangers, yung pagpapala ng Panginoon sa kanilang mag-asawa. Nako, marami tayong kailangang matutunan. Pastora Luningning, hindi po ba kayo nag-struggle na magmahal? Hindi naman. Kasi yun siguro, sa tagal ng relationship namin ni Pastor bago kami nagpakasal, kaya ganun kaming dalawa. Kasi we've been, nagkaroon kami ng courtship ng 3 years, and then 2 years kaming naging magnovyo talaga. It took us 5 years. Siguro yung long relationship namin, nakilala namin ang isa't isa, doon na ako talaga. Kasi pagka yung pagmahal mo yung asawa mo, mahal mo yung pamilya mo, ano man ang mangyari, you will stick together eh. Yeah. Kasi alam mo yung mga lalaki, kahit mga nagloko yan, babalik at babalik sa tunay na asawa yan. Tandaan niyo po yan. Ayayon! Pastora, mukhang kailangan kong kandidaduhan yung asawa ko. Ano?
Natututo po ako sa inyo. Nako, grabe. Sabi po ni, ano, sabi po ni Tita Chita Guillermo Danog, napakabait mo raw po, Pastora. Nako talaga naman. At sabi naman ni Tita Norma Salas Cadiz, nakaka-relate raw po siya sa inyo. Dahil yung kanyang hipag din naman po ay tinanggap din niya yung anak ng kuya niya sa labas. At parehas na parehas lang raw rin po kayo ni Tita, ano, Tita Salve, yung asawa ni Tito Sam. Kasi grabe raw yung love na meron po kayo. Sabi naman din po ni Tita Flor Dalisa, Tita Flor, sabi niya, ako rin yung anak sa labas ng asawa ko, inalagaan ko pa. O, di ba, mga lalaki, ha? Mga asawang lalaki, please lang, no? Grabe ang pagmamahal ng mga asawa. Kayang-kaya naman talagang yumakap, eh. Kayang-kaya naman talagang magmahal dahil sa pagmamahal nga sa inyo. Pero huwag namang abusuhin. Huwag namang umabot sa point na, ano, dumating pa sa point na masaktan nyo kasi siyempre, meron din namang hangganan yan. Sabi po ni Mami Vicky, Pastora Luningning, you have unselfish love, Pastora Luningning. Amen. Grabing pagmamahal. Alam niyo po, ito yung ano eh, ito yung klase ng pagmamahal na kahit kaaway mapapahiya eh. Ito yung klase ng pagmamahal na ang kaaway hindi natutuwa kasi gusto ng kaaway mangwasak pero ang gusto ng Panginoon magbuo. At dahil ang asawa, mataas sa kanya ang pagmamahal mula sa Panginoon. Eh, sino bang asawang gustong mawasak ang kanyang pamilya? Yeah. O, di ba? Grabe, pagpapala talaga. Pastor G, Pastor Hill, meron ka pang gustong sabihin? Well, totoo po yung sinabi ng asawa ko. Kasi nga po, ang nakita ko po sa asawa ko, eh, ayaw po niya masira yung aming pamilya. No? Ayun po ang pinakang bottom line. No? Actually po, doon po ako talaga humanga sa asawa ko. Naging matiisin po siya. No? Sa kabila po ng ginawa akong kalukuhan, ay nandun po yung kanyang ano, yung labis-labis na pagmamahal sa kanyang asawa. And I believe ito po ang isa sa mga dapat nating ano yun. Hindi po siya nag ano, hindi po siya nag hindi po niya ako masyadong ano ba tawag doon? Yung ninanag. At imbis na inag po niya ako, ay lalo po niya ako pinagsilbihan, no? Yeah. Ayun po ang I believe yun po ang isa sa mga sekreto. Kung bakit ang tunay na asawa ay mananatili sa kanyang tunay na asawa. Walang laging time. Ayun. Nako, mga kaabangers, sa lahat naman ng mga misis dyan, bawas-bawasan na ang pagnanag sa kanilang mga asawa. Yes. Kung baga sa Tagalog, e bawasan ang pagdidiwara. Lalong mahalin ang asawa. Pastora Luningning, ano bang naging sikreto mo? Paano mo po nagagawang hindi diwarain ang iyong asawa? Sabi nga ni Pastor, yung nasa ako kasi, yun nga naging ugali ko eh. Ala, sabi ko, ang Panginoon ang bahala dyan, ang ginawa ko noong panahong yun, I focus more on my children. Kasi hindi ko na pinansin yung ginagawa ni Pastor, dahil sabi ko, yung mga lalaki talagang ganyan. At saka yun nga, masisira rin yung pamilya namin kung lagi kong yung inanag ko na inanag si Pastor. Kasi nga, merong mga babae na sa halip na, kasi nga alam mo na, yung mga kabit-kabit na ganyan, mas pinaghuhusay nila yung kanilang pagkisama sa asawa mo dahil mas gusto nila sila ang the best. Pero ang gawin mo, ikaw ang the best dahil ikaw tunay na asawa. Pagsilbihan mo, eh, ang tao naman, may konsensya yan eh. Makukuha din yung mga yan. Totoo. Mm-hmm. Hindi mo kailangang magparinig. Ang pag-ibig ang lalong mag... Nako, manggigising. Pastor, nakaka-relate ako dyan. Di ba sabi nga, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Totoo po yan. Nako, sabi din ni, ano, sabi ni Tita Flor, oh, parang ako po, matiisin po kasi ako sa mahal ko. Kaya alang
para sa ano, alang-alang raw po sa kanyang mga anak. Naku, Pastora, okay. Totoo yan. Naranasan ko po yan bago kami magpakasal ng mister ko. Kung ano na po naranasan ko. Bago ko siya magpakasalan. Pero alam niyo po, naging susi talaga yung pag-ibig ba rin eh. Kapag mas mataas ang pag-ibig, magwawagi talaga eh. Kaya mga lalaki na hindi pa nag-aasawa dyan, sabi sa Proverbs 31, verse 10 to 12, an excellent wife who can find, for her worth is far above jewels. The heart of her husband trusts in her, and he will have no lack of gain. She does him good and not evil all the days of her life. Mga asawang babae, sabi niya dito, she does him good, hindi evil. So, iwas-iwasan na natin ang pagdidiwara. Iwas-iwasan na natin ang pagnadag. Kasi ang good na pinag-uusapan ay magmahal lang talaga, non-stop. Ayun, may pinagkaibahan po ang pinagsasabihan sa dinidiwaraan. Okay, ayun. At saka yung isa pang kwan, isa pang ipapayo ko sa mga babae, never, never po na pahayain nyo yung asawa nyo sa in front of other people. Mm-hmm. Lagi po nyong itataas yung asawa nyo at saka yung mga personal na problema nyo, kayo na lang dalawa. Kasi nga po, may mga babae na lagi na sinisiraan yung mga asawa, ganun rin ganoon, eh hindi po yung asawa nyo ang napupulaan kayo. Mm-hmm. Yeah. Kaya po tandaan natin mga babae, never, never po na pahihiyain natin yung mga asawa natin. Tama po. So, Pastora, kapag ganun yung sitwasyon, oh, let's say for example, nangangailangan talaga sila ng kausap. Sino po ang mga tama nila dapat na taong lapitan para mag-seek ng advice? Sa akin, ang lapitan mo, yung mga tao, lalo na yung kung may kaibigan ka Kristiyano, hindi ka naman yung papayuhan na, o hiwalayan mo na lang, kasi pag ang nilalapitan mo ay yung mga tao na nasa mundo, mga unbeliever, ang sasabihin agad niyan, hiwalayan mo o kaya gantihan mo. Pero pag ang pinuntahan mo ay yung tao na may takot sa Diyos, alam mo may takot sa Diyos, yun ang puntahan mo dahil hindi kanyang papayuhan ng masamang payo. Yeah. Tama. Ayan. Oh, mga kaabangers ha. Mamimili ng lalapitan. Mamimili ng sasabihan. Kaya naalala ko nga sabi ni Tita Jenny Ichinekan yung last na ano ninyo eh. Yung last po na naging hosting nila. Ano kayo din yung guest? Sabi ni Tita Jenny, kapag ikaw naman lalaki, may lumalapit sa'yo magpapa-advise ng babae regarding sa marital status, nako, dapat ang babae nakikipag-usap or nakikipag-advise sa kapwa niya babae, wag sa lalaki, para naman iwas-iwas. O, di ba? Napaka-wise talaga. Maglagay po talaga ng ano, magkaroon ng tamang discernment kung sino yung mga tamang taong lalapitan. Yeah. Kasi hindi lahat magbibigay ng tamang advice. Pastor, ikaw, what's your take, Pastor? Ano may papayo? Sa? Yung mga... May papayo ko? Siya nahihingi ng payo. Yung, I believe yung pong ano, ibang... Tama po yung sinabi ng asawa ko, we need to seek counsel doon sa mga talaga mga believers na, no? Kasi ang kapag unbelievers po yung ating hininga ng mga counsel ay sigurado po ano yung it will destroy your family. Masisira po talaga ang pamilya. So yun po nakita ko sa asawa ko, hindi alam ko po na meron pong nagpayo sa asawa ko during the time na gantian ako, hiwalayan ako. Pero ang nakita ko sa ako, hindi po niya ginawa yun, no? At instead na makinig siya, inignore po niya yun. At yun po, nasave po yung pamilya namin. At kasi imagine kung nakinig po asawa ko sa mga tao na walang hangat, kundi sila yung pamilya namin, siguro, hiwalay na po kami. But, alam ko po na may plano po ang Panginoon sa buhay namin kasawa. Yun po ang nakita ko doon. At hindi po niya inalaw na mawasak yung pamilya namin.
Kasi ako may paniniwala na kapag may plano ang Panginoon sa buhay natin, ay gagawa po siya ng, ano, ng paraan upang isaayos ang lahat. You know? Yung mula sa magulo, magiging maayos ang lahat ng bagay. Yun po ang nakita ko doon eh. Kasi ang ating pong Diyos ay Diyos ng kayusan. No? Ayaw po yun ng isang magulong pamilya. Mm-hmm. Kasi ang pamilya po ay isa sa mga unit po ng society natin. No? Kaya nga po, ako iniwala na ang pamilya po ang isa sa mga mahalagang bagay na dapat nating i-minister. No? Yung kaya nga po ng Bureau of Ministry po natin, pamilya po natin eh. Yun po nakita ko doon. No? Kaya yun nga po. Kaya nga po, ako ay natutuwa sa Panginoon sapagkat lahat po ng aking miyembro ng pamilya po namin ay ginagamit po ng Panginoon, no, para sa ganyang gawain. So yun po isa sa mga bagay na I'm very proud na talagang kapag talagang sumusunod ka sa Panginoon ay nagiging halimbawa kayo ng inyong mga anak, no? Yung dedication po niyo sa gawain ng Panginoon ay tinutularan po nila, no? Nagiging ano, halimbawa kayo. So kaya, you know, I believe na ito po ang dapat nating gawin bilang mga lingkod ng Panginoon. Mag-ministry muna tayo sa ating pamilya, and then ako yung iniwala na ang Panginoon po ang kikilos sa buhay ng bawat isa. At magkakaroon din po sila ng desire na maglingkod sa Panginoon, you know, partly. Kaya I believe yun po, ano, yun po ang pinakang key, no? Pinakang susi po ng, ano, ng katagumpaya sa buhay. Amen. Amen. Pastor, nabanggit mo kanina, sabi mo, ang first ministry po ng mga pastor or mga lingkod ng Diyos ay ang kanilang mga pamilya. Pastor, uh-huh, paano nyo po nahanda ang inyong mga anak sa panibagong pinapagawa ng Panginoon sa inyo sa pagtatayo po ng simbahan? Well, I always reminded them na kasi nga po nung daling ko po sila dito sa Amerika, I always remind them na kaya tayo narito sa state, no? Hindi para magpayaman, no? Okay, kasi nga po nung una natin po ng aking mga anak dito, nasiyak po sila kasi imagine, ang laki po ng bahay namin sa Pilipinas, and then all of a sudden we end up doon sa isang maliit na kwarto, no? Imagine, siguro ang sukat po ng kwarto namin if I'm not mistaken, mga 8 feet by 10, parang ganun, no? Nagkasa po kami doon, walo? Bali, 8 feet or sabi natin 9 feet, no? Or and then 10 feet po yung anong haba. Siguro ganun, no? Ganun. Yeah. Anyway, nasak po sila, talagang nagkaroon sila ng culture shock dito. Sabi niya, Daddy, buti pa sa Pilipinas. May katulong. May katulong tayo. Meron tayong, ano. Pero dito, you know. Anyway, ang lagi ko siya sabi sa kanila, kapag magtsaga lang tayo, alam ko na ibibless tayo ng Panginoon sa basta sumunod tayo sa Panginoon. At ayun po ang, ano, naimulat ko po sa aking mga anak, no? At hanggang sa sila po ay naging very supportive po sa gawain ng Panginoon. You know, sila yung mga nagdadala ng kaluluwa, mga kabataan, you know. Wow. Kasi yun pong isa sa mga key kung bakit po lumago po yung gawain ng Panginoon. You know, at nakita ko po doon talaga na kapag yung buong pamilya po ay naglilingkod kay Lord, no, nakikita po pala ng mga tao yon. No, even some of my pastor's friend here in America, I always heard from them na, Pastor, napakapalad mo kasi your whole family is serving the Lord. Mm-hmm. Sabi ko, kapatid, alam mo, yun talaga ang iminulat sa aking mga anak na the reason why that I narito para maglingkod kay Lord. Yun lang, yun ang number one priority. Lagi sa Bible study. Lagi po namin sila kasama sa lahat sa gawain po ng Panginoon. You wow. Know? Yeah. So talagang,
Ano ibig po? Sabihin po, Pastor, lahat ng mga anak ninyo namulat talaga sa gawain. Yes, totoo yun. Yeah. Pero talaga naging ano po ba? Ah, di ba, anong year po kayo nag-start na mag-open ng church? Well, I start pioneering dito po sa California. 92. Actually, I was petitioned by the Assemblies of God way back 1991. And then, ang isa sa mga requirement po nila ay to pioneer a church kasi meron po tiyatawag na decade of harvest during the time na meron po silang goal noon na magtayo ng marami mga churches. So, I accept the offer. Nakapagtayo po ako rito sa lugar ng Pacifica ng church. And then I transferred to San Francisco. You know, makalapit na po yun eh. It is adjacent city. So, yun po. And then, nung ako po ay maano pa sa dito sa San Francisco, ginamit po ng Panginoon ang aking mga anak. No? Kasi nga, during that time, mga naging teenager na po sila. So, isa po yun sa mga naging ano yung parang dahil sila nasa eskwelahan, they're always inviting young people such as namin. At yun po ang naging dahilan kung bakit lumago ang gawain ng Panginoon. Wow. Yeah. Kaya, so, mga anak niyo po ang naging katuwang ninyo sa pagliligtas. Yes, yeah. Yeah. Pero Pastor, tanong ko, was it smooth sailing? I mean, ganun lang ba, ganun, all throughout po ba, ang tawag dito, all throughout po ba na ng time na yon talagang yung mga anak ninyo grabing nakababad? Or dumating din po sa time na kayo nag-struggle kayong mag-asawa kasi dumating sila sa stage na gusto nilang mag-explore sa buhay? Well, may naalala po kayo? Meron kasi nangyari sa mga lalaki kong anak. Dahil siyempre, mga kabataan po dito sa estate, talagang, you cannot control them kasi nga, lalo naman, imagine, nasa eskwela sila for how many hours? 6 hours? Ano? Yeah. And then, hindi mo na susubaybay sila, monitor. So, hindi mo kilala yung mga kaibigan nila. So, siyempre, sa loob po ng eskwelahan, marami sila mga kaibigan na nag-influence sa kanila. Yeah. And one of my mga anak ay akay, no? Na influence siya po. Bago po siya namatay ay nagbalik po sa Panginoon. Namatay po yung anak ko? Namatay po yung anak. Yung panganay kong lalaki. Yeah. Ah, namatayan na po kayo ng anak? Yep. He was 38 years old during the time. 38? Namatay na po siya noong 2019, no? So, but ang nakita po doon ay yung anak ko pong ito before he died, talaga pong ginamit po siya ni Lord mightily. 3 years. Talaga pong sa kabila ng kanyang kalagayan, nagkaroon siya ng enlargement of the heart. So, yun po ang ano doon. Pero nakita ko siya po yung pinakang nasa bus ministry namin. Siya nagdadrive ng aming mga ng van. Siya nagsusundo ng mga tao, At nakita ko po doon, mga kapatid, yung kanyang pagbabago, yung real transformation. Na bagamat na-ano rin siya ng mundo, na-akay din siya ng mundo. Kasi, ang Amerika po talagang hindi ka maingat dito. May influence ka ng masama mga barkada. Actually, Pastor, coming from a pastor's kids situation, lalo na sa Kagaya po namin, siyempre namulat ka, church, sipi mo mula para kagaya po namin, mula pagkabata hanggang high school, puro church, di ba? Yeah.
Yeah. Ako kasi personally naranasan ko po to nung napunta tapos lumalaki kami, ang schools namin lagi puro Christian school. So, lumaki po ako or lumaki kami magkakapatid na ang mga nami-meet namin puro mga Kristiyano. Ayun. So ngayon, nung lumipat po kami dito sa Maynila, nung nag-transfer na kami dito sa Manila, ang na-experience po namin, sila Mama at Papa, ilinagay na kami ngayon sa isang non-sectarian school. Pag sinabing non-sectarian, it's a school para sa mga halo-halong religious beliefs. Meaning, hindi yung school hindi naman nagpo-promote ng anong religion, pero it is open for all religions. Mm-hmm. So, nung nakapasok na po ako doon, alam niyo po, grabing laking shock ko talaga. Nagulat po talaga ako. Hindi ko alam kung paano ako mag-a-adapt or hindi ko alam paano ako makikipag-communicate kasi ang alam ko lang, kapag makikipag-usap, nagpe-preach. Kasi ang nakikita ko sa mga magulang ko, pag nakikipag-usap, lagi nagpe-preach. Siyempre, anak ng pastor, di ba? Tapos pag sa church, every Sunday, lahat ng tao nag-a-adjust para sa'yo. Kasi nga, anak ka ng pastor. Lahat ng tao, ang taas ng tingin sa'yo. Lahat ng tao, binabantayan yung mga ginagawa mo. So pagdating ko po sa school, ganun yung na-experience ko. Masyado akong na-shock kasi walang taong nag-a-adjust para sa'yo. Walang taong iintindi sa'yo. Tapos nasa stage pa naman din ako na hindi naman nag-explore. Wala pang exploration kasi grade 6 eh. Pero nasa stage po ako nang naki-curious na ako. So nangyari sa akin, iba, ang daming nanliligaw, ganun. Tapos ako naman dahil sobrang, anong word? Siyempre sobrang inosente, sobrang ignorante. Akala ko pag may nanligaw sa'yo, dapat sagutin mo na, ganun. So, ganun yung nangyari kasi ang daming nanliligaw. Isipin mo naman, Pastora, ang nanliligaw sa akin mula grade 6 hanggang first year college na mga nag-aaral sa school. Pinupuntahan ako sa paaralan. So parang sabi ko, ano ba tong mundo na to? Nasa-shock ako masyado. So doon sa pagkapasok ko ng ganun, doon na po pala yung naging start ng journey ko na sobrang nalito na ako. Nako-confuse na ako. Ito yung pinaka nagiging struggle kadalasan ng maraming anak ng mga pastor. I'm sharing this to you mga ka-daily life sharing kasi kailangan nyo pong maintindihan na ang mga pastor ay kagaya din ng mga normal na mga magulang na may pinagdadaanan din sa kanilang mga anak. Hindi po 'yan maiiwasan. Kasi bakit? Kasi ang mga anak na kagaya namin, kung matanda nga, nagkakamali, paano pa kaya yung mga bata? Mm-hmm. 'Di ba? Lalo na sa mga kagaya namin na namulat sa loob ng simbahan. Ang nakita na namin mga taong nahipo na at nabago na ng Panginoon. So kapag nakakakita kami ng mga taong hindi pa nababago ng Panginoon, nagugulat kami. Nasa-shock kami. So, parang bakit ganun siya? Bakit? Meron akong ganung pastor eh. Meron akong naging ganung mindset na parang, ano bang meron? Bakit may mga ganito? Siyempre sa mga church, lahat na ng tao mababait na eh. Lahat na ng mga tao parang mga banal na. So paglabas mo, magugulat ka. Yeah. Tapos, sa nagiging journey ng isang anak ng pastor, mga ka-DLS, hindi nyo maiiwasan na maki-curious talaga sila. Lalong-lalo na kapag pumasok na ng college. Kasi yan na yung stage na yan na po yung stage na lahat ng mga tinuro ng mga magulang, kailangan sila na mismo maka-figure out paano nila i-apply yan sa kanilang mga buhay. Whether may nagbabantay sa kanila or wala. Yeah. Alam niyo po, hindi lang po ito sa mga normal, kaya ano bang tawag? Mga ordinaryo mga tao. Hindi lang po ito sa mga ordinaryo mga tao nangyayari. Kahit din po sa buhay ng mga pastor. Alam niyo po, aminado ako dyan kasi kami po talaga, ako talaga personally ha, sa buhay ko, ilang beses ko pong nabigyan ng sakit ng ulo yung magulang ko. Ilang beses ko po talaga silang, si mama personally, ilang beses ko po silang napaiyak. I'm not proud of it. Hindi po ako proud sa sinasabi ko, pero I'm saying that this is the reality of what I have experienced as a pastor's kid. I'm sharing this to you kasi gusto ko pong maintindihan ng mga kaabangers na sila Pastor Gil at si Pastor Luningning, definitely, hindi naman nalalayo eh.
Kasi tao pa rin naman. Hanggat nandito talaga tayo sa lupa, ang ating katawan, ang ating physical, nagde-desire talaga yan ng mga bagay na makalaman. Yep. Dahil nga ang katawan na tinitirhan ng spirito natin ay galing sa lupa. So yeah, meaning itong body na to magde-desire at magde-desire. So ibig sabihin, paano pa yung mga anak, oh, 'di ba? Nananumulat sa spiritual muna, tapos biglang, wah, ito pala yung mundo. Oh, 'di ba? So sobrang masyashock. Kaya ito po yung mga kadalasan nagiging danger ng mga anak ng pastor. Kaya sinishare ko po sa inyo para maintindihan po natin na itong mga anak ng pastor, alam niyo po, lalo niyo kailangan silang ipanalangin. Amen. Salamat sa Panginoon kasi merong mga magulang na kagaya po nila Pastor Hill, nila Pastor Luningning, Pastor Dong, Pastor May, sa lahat ng mga pastor, sila Pastora Vicky, sila Pastor Rod, lahat ng mga pastor na bumubuo ng Daily Life Sharing. Salamat sa Panginoon kasi tinanggap nila yung panawagan ng Diyos sa kanilang buhay. Pero alam niyo po ba na merong mga anak na kasunod? Yung mga anak na sumusunod na at first hindi naman talaga naiintindihan. Sunod lang ng sunod. Pero alam niyo po ba't kailangan niyo lalong ipanalangin para dumating yung mga anak sa season, sa moment of encounter, para sila din maintindihan nila bakit ganun yung sinakripisyo ng mga magulang nila, bakit ganun yung pagsunod na ginawa ng mga magulang nila alang-alang sa magandang balita ng Panginoon. Kasi ang paglilingkod po talaga, ito ang pinaka-the-best na pamana. Nasi-share ko po ito kasi naiintindihan ko yung mga anak nila, Pastor, eh. At na-amaze ako kasi I'm 100% sure they were able to come out of that shell. They were able to say, Lord, salamat kasi from my flaws, you were good. From my faults, you were amazing. You were able to cleanse me. You were able to forgive me. Alam niyo po, dumadating lang naman talaga ang mga tao sa ganong stage ng buhay nila kapag naranasan nilang madapa. Yeah. Mayroon po ba tayo nakitang mga Kristiyano na hindi muna nadapa bago sinabi, Lord, kailangan kita? Wala, di ba? Meron mga ganun. Pero alam niyo po, nakaka-proud yung mga anak ng mga pastor na they were able to continue yung naging mataas yung obedience nila sa Panginoon. Mm-hmm. Maranasan ko man yung pangit na buhay o hindi, pinagpatuloy. Kaya naa-amaze po ako sa sinishare ninyo sa inyong mga anak. Kasi meron naman talagang black sheep. Meron naman talagang white sheep. alam nyo, hindi po sasarap ang kape kapag walang mapait. O, di ba? Hindi sasarap ang gulay ng pinakbet kapag walang ampalaya. Hindi makukumpleto ang rekado kapag walang magiging pangit. So, ito yung nagpapaganda. Kaya, maging open po tayo doon sa isi-share nila Pastor Hill at saka ni Pastor Luningning regarding doon sa anong pinagdaanan din naman nila sa naging journey ng kanilang mga anak. Ito, sabi nga ni Mami Vicky Almasara, Amen! Pastor's kids can really relate to what you are sharing, Hadasa. Amen! Salamat po. Alam niyo po, nakaka-bless kapag meron po akong mga na-encounter na mga tao na merong puso para sa mga anak ng mga pastor. Kasi usually, ang mga anak po ng pastor talaga yung medyo, akala natin front, pero sila yung nabe-behind eh. Mm-hmm. Bakit nabe-behind? Imaginein mo yung mga magulang ng mga anak ng pastor, binibigay yung lahat ng oras, panahon, effort para magbuo ng buhay. Para lang maayos ang buhay ng mga miyembro na minsan hindi na nila namamasdan, hindi na nila nasusubaybayan yung growth ng kanilang mga anak. Believe it or not, totoo po yan. Kagaya po nila mama at papa, dati noon, especially without the pandemic, nung mga time na yun, mga kabangers ha, hindi ko nilalaglag yung mga magulang ko, nagsasabi lang ako ng totoo ha, na talagang ganun ang buhay ng mga pastor. Yun talagang buhay nila. Para makapagbuo ng buhay, meron po sila talagang nasasaalang-alang. Pero alam niyo po ba kung gaano kasarap na magkaroon ng mga anak sa loob ng simbahan kung saan may nagmamalasakit din sa kanilang mga anak? Kung paano binubuo ng mga pastor ang kanilang mga miyembro, kung paano din ang mga miyembro binubuo din ang kanilang mga anak? Alam niyo po ba yun ang pinakamasarap na klase ng paglilingkod?
Yun ang klase ng paglilingkod na napaka-harmonious kasi bakit? No one gets left behind. Mm-hmm. Everybody holding one another, focusing to the one call of God. Alam niyo po, yun ang pinakamasarap sa lahat. Kaya Pastor Hill, Pastor Luningning, tuloy niyo po yung isinishare ninyo regarding po doon sa naging journey naman ninyo sa inyong mga anak. At saka tandaan po natin, lalo po tayong mga pastor, tayo po yung nasa frontliner eh. Kaya ang demonyo, galit na galit sa atin. Kasi ayaw niya na magamit tayo ng Panginoon, maraming makakilala sa Kanya. At kaya nga po ang ginagawa ni Satanas, yung mga anak natin ang tinatarget niya dahil tayong mga pastor po nasa frontliner. Mm-hmm. At ayaw po ng demonyo yung ginagawa natin. Kaya lagi nga po sabi ko sa aking mga anak, mag-iingat kayo lalo sa mga kinikilos nyo, dinadamit nyo, kasi kayo tinitingnan ng mga tao. At doon ko po nakita na talagang prayer is really important. Mm-hmm. Pagka po may problema kami mag-asawa sa aking mga anak, pinag-pray po namin, humihingi ako ng prayer sa church. Sabi ko nga kay pastor, bakit tayo mahihiya na humingi ng prayer? Anak natin yan. May ginagawang hindi maganda. Pag-pray natin. Yung po yung sikreto eh. Huwag natin kahihiya yung anak natin na gumagawa ng masama. Dahil, yung mga sila yung anak ng mga pastor na sabi mo nga, pag yung lumabas, nag-iibang exposure niya sa ibang tao. Kaya doon sila, pagka, nga po mga anak ko kasi, pagkabata na nila, namulat sila doon sa Kristiyanong pamumuhay. Community. Kaya nga nung pagpunta namin dito sa Amerika, ako naman pinapapasalamat sa Panginoon dahil yung aking po mga babae ay talaga namang nagpagamit ng gusto sa Panginoon. Siyempre, kumisan yung mga lalaki, masyadong kanyan eh. Masyadong explorer yung mga yan. Talagang tinitingnan nila. Ano ba pagkakaiba na Kristiyano at ang hindi Kristiyano? Totoo po at, yan. Lahat po ng bagay, lahat ng problema natin, nothing is impossible with prayer. Amen. Yung po yung aming ginagawang mag-asawa, nakasama po namin ang iglesia sa pananalangin sa aking mga anak. Amen. Sorry, Pastor Luningning, naalala ko lang po. Nakausap ko kasi minsan si Pastor Ernest Almosara. Napag-usapan namin yan yung mga anak ng mga pastor. Sabi sa amin ni Pastor Ernest, nako, mga anak ng pastor, nakaka-relate ako dyan kasi galing ako dyan, sabi ni Pastor Ernest. Tapos sabi niya, hindi nyo ba alam na kung ang mga tao sa church umabot sa point na sila ay naging walang hiya, nako, kapag ang mga anak ng pastor nakilala ninyong lalo, magugulat kayo. Sila ang totoong mga nakaranas ng pagiging walang hiya. Kasi bakit? May foundation na ng salita ng Diyos, pero nag-explore pa rin. Yan nga kasi yung reality. Whether we like it or not, ang mga anak ng pastor ay tao rin po. Mm-hmm. Na kailangan na makaranas ng paghihimala ng Panginoon, ng pag-ibig ng Panginoong Hesus, ng pagliligtas ng Panginoong Hesus. Yan talaga ang kailangan ng maraming mga anak ng pastor. Hindi Amen. Lang po ang mga anak ninyo. Kaya salamat sa Panginoon kasi may mga lingkod ng Diyos na hindi nagsasawa na mag-abot sa mga anak ng Panginoon na nangangailangan sa Kanya. Sige, Pastor Hill, Pastor Luningning, ituloy niyo po yung inyong sinishare. Well, ang napansin ko po sa aking mga anak na babae, no? Sila po kasi ay nagsipag-aral sa kanya sa mga public school dito sa state. And ang napansin hindi, ko... Iba po kasi yung katuruan dito eh. Hindi, ganito ka. Yung po aking anak na isa, na lalaki, sabi sa akin nung dumating kami, Mami, alam mo ba sabi sa akin ng teacher namin? You can do whatever you want. Kasi nga po dito, pagka yung anak nyo, pinalo ninyo, at yan po ay tumawag sa 911, huhulihin po kayo ng pulis. Kukulong kayo.
Yung po, yung mga bata dito, hindi po nyo pwede paluwi sila. Pag nasaktan yung mga yan, mananagot kayo sa mga pulis. Kaya nga po dito, pag hindi po naka-root yung anak nyo sa salita ng Diyos, mm-hmm. naku, laking gulo po. Pero sabi ko po doon sa anak ko, kung paano kayo, po kayo pinapalo sa Pilipinas, sa puwet lang po ko pinapalo ko yung mga anak ko, ganun din, papaluin ko kayo dito pag binagawa kayo kasalanan. Mm-hmm. Kasi nga po, kailangan eh, medyo kukan, tatakutin din natin yung ating mga anak eh. Kasi nga po, meron akong pamangkin dito na iniwan lang po yung anak niya. Bumili lang ng pagkain doon sa restaurant. Alam niyo bang ginawa ng dalawang anak niya? Tumawag sa 911. Oh, no. Opo, at sinabi na iniwanan daw sila ng nanay at tatay nila. Samantalang bumili lang po sila ng pagkain sa kabilang kanto. At tumawag nga po sila 911 at nagdatingan yung mga pulis sa bahay ng aking pamangkin. Naku. At natulog po sila sa kanang isang araw. Isang gabi. Yeah. Naku. Kasi, yeah, anong sasabihin mo, Daddy? Yung pong aking mga babaeng anak, nung sila pinagsipag-aral dito, na-expose po sila sa mundo talaga. Mm-hmm. Kasi ang kasalamuha naman lang mga unbelievers. Mm. No, ang nakita ko po, kapat mga kapatid, na although na kasalamuhan na ang mga, ano, ang na yung mga unbelievers, nanatili po silang ano, naging matatag, no? Yeah. Naging, sila po yung naging ilaw, no? Wow! But, sila po yung, they are the one who is inviting some of their friends. Yung aking mga anak po kasi mga babae, magaling po sila, very ano sila, yung relational po sila. So, kaya, ang nakita ko po ano eh, ganito eh, yung bang, kapag ang isang tao talaga rooted sa Word of God, no? Mm-hmm. Kahit na, di ba, merong kasabihan na kahit na daw yung ginto mapunta sa putik, ginto pa rin, di ba? Yeah. No, ibig sabihin noon, ay stand out pa rin sila. Laging stand out pa rin sila. Hindi sila nag-give in doon sa ginagawa ng mundo. Mm-hmm. No? Kaya, yun na po nakita ko sa aking mga anak na iba. Kaya, in fact, yung pong mga classmate po nila na dati napakatitigas sa mga puso, ngayon mga born again na po sila lahat. Eh. Wow! Praise God! Nakakatuwa po. Amen. At sila po yung mga ini-invite niya sa church na talaga mga they were devout Catholic talaga. Pero, alam mo, yung doon ko po nakita yung ano yung kapangyarihan ng salita ng Diyos doon sa Isaiah 55:11 na my word will not return void, it shall accomplish for yeah, so yun po nakita ko doon. So yun nga, sabi ko wow, nakita ko doon talaga na yung salita po ng Diyos is very powerful, no? True. Sa buhay na isang tao. Kapag ito po ay naipunda natin, no, yung seed pong yun ay lumalago. Muusbong. No? Yeah, muusbong. No. Totoo po yeah. yan. At alam niyo po na pinagpala po kayo kasi dumating sa point na maaga pa lang may season of encounter na po ang inyong mga anak na babae. Naging katuwang sa paglilingkod. Ito naman po yung masarap sa mga anak ng pastor pag dumating yung season of encounter ng Diyos sa buhay nila. Sila ang number one na katiwala ng mga magulang sa kanilang paglilingkod. Nako, napakasarap na strong support. Kaya nga lagi sinasabi ng mga magulang namin, Pastor, hindi kami naghahanap ng pera sa inyong magkakapatid. Hindi kami naghahanap ng malaking sweldo sa inyong magkakapatid. Ang hinahanap namin sa inyo, pare-parehas tayong pamilya, kayong mga anak namin. Yan yung statement po ni Pastor Rami nung birthday niya nung Sunday. Kayong mga anak namin, makita namin kayong ibigay ninyo yung buhay ninyo sa paglilingkod din sa Panginoon. Amen. Nako, napakasarap po na marinig yan sa mga magulang at napakasarap din po na malakaran naman naming mga anak na masundan talaga din ang yapak po ninyo. Hindi kasi talaga madali. Pero sabi mo nga, Pastor, yung word na naitanim, naipunla sa puso ng mga anak,
hindi talaga imposible na umusbong yan. Hindi talaga po imposible na anihin yan. Kaya sa mga pastor dyan, sa mga magulang dyan na hindi pa nakakaani sa kanilang mga anak, huwag po kayong susuko. Huwag po kayong titigil. Kasi dadating ang panahon na yung tinanim mong salita ng Diyos sa puso ng iyong mga anak, aanihin mo yan balang araw. Pastor Hill, Pastor Luningning, ano po ang pinaka naging masarap na bunga ng paglilingkod ninyo sa Panginoon? Pinaka masarap na bunga ay dalawa na nga yung aking anak ng babae na sila ang pastor doon sa dalawang church namin. Tapos, yung aking mga apo, lahat ginagamit din sa Panginoon, na ginagamit din sa gawain ng Panginoon. At nakita ko doon na kung ikaw ay tapat na naglilingkod sa Diyos, makikita mo yung pagpapala eh, hindi lang sa iyo, kundi nasa anak mo, nasa apo mo. Uh-huh. Diba sabi nga sa Deuteronomy, if you follow God and His commandments, He will going to bless you from the second to the third generation. Yes. Of your descendants. Kaya nga makikita natin dito na ang pagtitiwala lang po natin sa Panginoon, bahala ng Panginoon. At bibigyan po na yan ng wisdom and knowledge yung ating mga anak, yung ating mga apo. At yun po ay isang kaluguran na sa amin bilang mga lola at lolo na nakikita namin ngayon, bata pa, yung aking mga apo po ay nagpapagamit sa Panginoon. Merong siyang leader, merong siya po yung angkwa namin sa AB sa church. At talaga pong masaya ka naman na yung mag-asawa dahil nasa third generation na po kami. At nakita ko po doon kung paano po maglingkod yung aking mga apo. Actually nga po, meron na kaming apo sa tuhod. Kaya nga lang sa pinsan ni Pastor. Ay, nakita ko po yung batang yon, ang pangalan po ay Faith. At wow. Her age po, 2 taon lang. Pero kung pag-worship time po namin, nakaganyan ang kanyang kamay, tapos nasa puso niya. At natutuwa po talaga sa Panginoon, sabi ko nga sa Pastor, tignan mo yun, yung kapo mo sa tuhod kung mag-worship, dahil pa yung nakakilala na sa Panginoon. Amen. Wow. Alam niyo, to follow po dun sa sinabi ni Pastor Luningning, sabi nga ng Genesis 17 verse 7, yung covenant ng Panginoon kay Abraham, sabi niya dito, and I will establish my covenant between Amen. Me and Amen. You and your descendants after you in their generations. Alam niyo po, pag ang Panginoon nag-establish ng covenant sa'yo, hindi lang para sa'yo eh. Kundi yeah. para sa anak ng anak ng anak ng anak mo. Di ba? Ganun mag-establish ng covenant ang Panginoon. It is an everlasting covenant. At sabi niya dito, to be God to you and your descendants after you. Ito yung pangako ng Panginoon na unceasing. Ito yung pangako Amen. Ng Panginoon na hindi kayang putulin ng kahit na sino man. Kasi kung ma-miss out man ang generation na to, hindi mami-miss out ng susunod na generation. Amen. Kung maaalala nyo po, yung lahi nila Cora, nakalimutan man, pero anong nangyari? Dahil umiyak ang lahi, yung anak ni Cora, naalala ng Panginoon, he still became the God of that generation. Alam nyo po, ang Panginoon hindi nagpapabaya. Amen. Ang Panginoon laging nandiyan from generation to generation. Amen. Kaya nga sabi ni Mami Vicky Almosara, train up the child in the way he should go. Amen. And when he is old, he will not depart from it. At Amen. Sabi naman din ni Tita Maria Priscilla Eugenio, it's true. Nakita ko sa buhay ng mga kasin ko kasi mga lingkod ng Diyos ang mga tito at tita ko. May cousin ako na naging gay pero nasa Washington sila ngayon and they are serving the Lord. Wow! Diba? Hindi makakalimot ang Panginoon. Maging pangit man ang kwento niyan ngayon, bukas, tignan mo. Maganda. Test God Amen. On this and
Tignan natin kung hindi buksan ng Panginoon ang langit para sa iyong mga anak. Wow! Praise God! Pastor Hill, ikaw naman, ano po ang masasabi niyong naging bunga ng unceasing desire ninyo sa paglilingkod sa Panginoon? Well, siguro po yung ano, yung desire ko po na yung pong of course yung aking anak na namatay ay magkita kami muli na magkaroon ng great reunion kami. At ang siguro po yung bunga po ng ministry na sinasabi ko, yung po bang mga binago ng Panginoon. Amen. Yung mga yung po ang nakita ko po yung paano po the Lord how did transform the life of so many people. Ayun po nakikita ko pong the greatest reward na masasabi ko po. Kasi pag nakikita po natin yung mga tao na dating masama na binago ng Panginoon, isa po ako sa mga para bang galak na galak ang puso ko. Kasi imagine, ito po ano, yung pong pagbabago po, hindi po kayang gawin ng sinumang tao eh. It is a miracle of God na talagang only God can transform a person. Wala nang iba. No, kasi nga, ito po yung kapangyarihan ng salita ng Diyos na nagbabago sa buhay ng tao. At ayun po ang nakita ko pong magandang bunga, no, ng ministry. No? Kasi nga po, doon po sa church namin, marami po mga tao talaga na nabago po. No? Yun po yung bunga ng pagtitiyaga at bunga ng talagang patuloy na pananalangin sa mga taong ito. And I'm very proud na makita po yung mga taong yun na ngayon po dating masama ang kanilang mga buhay, ay ginagamit sila ng Panginoon. So yun po ang nakikita ko. No? So yun po ang isa sa mga resulta, no? Ng ministry na pinagkaloob ng Lord sa buhay na yung mag-asawa. Amen. Amen. Pastor, meron ka po bang nais na i-share sa ating mga kaabangers? Pwede po ba kayong mag-preach sa kanila regarding sa unceasing desire ng nalilagay ng Panginoon sa buhay ninyo na nagresulta ng sunod-sunod na pagpapala sa inyong pamilya? Well, I should say na ano po, yung bang can you repeat again? Ano yung question? Hindi question, mag-preach ka na. Ah, mag-preach ba ako? Okay, actually po, ano, yung pong una po, isa po sa mga key, no, ng para po mabago po ang buhay ng tao ay yung ano po ba ang priority ng church, no? What is the priority of the church? Bakit po in-establish ang Panginoon, no? Ako po iniwala na ang isa sa mga priority po ng Panginoon ay yung pong great commission ng Panginoon sa buhay natin, no? Sabi nga po doon sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. So makikita po natin mga kapatid na ang aking masasabi po ay ang church po ay I believe na it was established by God para po ang iglesia po, no, ay gumawa po ng isang bagay na kung saan ay makapagbabago ng maraming buhay ng tao. Hindi lang po, is that enough to win people, no? Sabi nga natin binasa kanina, kundi ang isa po sa mga number one pong solution, no, ay yung pong how to disciple people, no? Kasi nga po, church po, the number one problem of the church right now is yung tinatawag na immaturity, no? And I believe that the only solution is how to disciple people. At yun po ang nakikita pong isa sa mga dapat natin isalang-alang, no, na
bilang Kristiyano po ay malaga po yung discipleship po, no? Kaya nga po sa church po namin, nakita ko po doon na dati po, nung simula po namin ng church dito sa estate, marami po kami naging problema. We experience a lot of problem, you know, sa ministry. And then I discovered na kaya pala maraming problema ang church, mga kapatid. Because of immaturity po of so many Christian. No? Marami po kasi mga pupunta ng church. Ang tawag po nila ay kung tawagin ay attender lang, no? Kumbaga mga crowd, you know. At kaya nga po ako po iniwala na ang pinaka-purpose po ng discipleship talaga is more than the assimilation of knowledge. Hindi lang po yung how to acquire knowledge, no? Kundi ako po iniwala na the true purpose of discipleship is to know the heart of God. Yun po nakikita ko rito. Yung alam ano po ba yung heartbeat ng Panginoon sa buhay natin? Alam po natin mga kapatid na ang pinaka heartbeat po ng Panginoon ay yung magamit po tayo ng Panginoon, no, sa paghayo, no, to win people, not only to win people but to make disciple, no. Kaya nga po I believe na the first priority of the church is to disciple more people, no? Yun po nakikita ko rito mga kapatid. Bakit po? Why discipleship is so important to the church? Number one po, it is our obedience, no? To the command of Christ. Isa po ito sa mga pagsunod po natin, no? Kasi nga po sabi ng Panginoon, di ba? If you love me, keep my commandment, di ba? Sabi ng banal na kasulatan, no? So, kaya nga po sabi ng Bible ay we are commanded to teach God's principle, no? Yun po siya sabi doon, no? Kaya nga po, ako iniwala na kung tayo po ay talagang tinawag ng Panginoon, ay handa po tayong sumunod, no? Doon sa pinagagawa ng Panginoon. At ang number one priority po natin talaga ay yung sundin yung Great Commission ng Panginoon, yung mandate na ibinigay po sa bawat isang manggagawa po niya, no? At ang pangalawa po ay ang isa po sa mga ang isang dahilan kung bakit kinakailangan po natin mag-disciple ng maraming tao ay it is the key to character transformation, no? Nabanggit ko po kanina na dahil po sa matapos po tayong nagtiyagado sa isang tao at sila po ay na-consolidate po natin sila na nurture po natin sila. Ang kasunod po nito yung tinatawag na character transformation po, no? At ako po iniwala na yung character transformation po ay isa po sa pinakamahalaga, no? Yung makita po natin yung nababagong buhay, no? At yun po ang isa sa mga nakikita ko. Kaya kami yung asawa nga po ay dumaras po kami talaga na meron po mga miyembro kami na dumating sa amin na parang Francis, kung makatingin sa amin, parang galit sa amin, no? Pero nakita ko po nung sila po ay makarinig na salita ng Diyos, no? Nabago po yung buhay ng taong yun, mga kapatid. Yung kanyang dating madilim na mukha, naging maliwalas yun at ngayon po ay ginagamit ng Panginoon sa gawain niya, no? Kaya ayun po ang sinasabi ng Biblia, di ba? Doon sa Romans chapter 8 verse 29 na we are predestined to be conformed to the image of his son Jesus, di ba? Kaya yun po ang ano doon, yung paano po mababago ang buhay ng tao. Ako po iniwala yun po ang isa sa pangalawa, no? Na the discipleship is the key to character transformation. At hindi lang po yun, ang pangatlo po siguro ay discipleship is the key to develop more leaders, no? Kaya po sinasabi to kasi nga po kaya nga po nung araw po nung nasa traditional way of running the church po kami, ang pastor po kadalasa sila po yung lagi nakikita sa pulpit, no? Ang ginawa ko po ay
I raise up more leaders sa church, no? At hindi lang po yung kundi nalisin po yung ano yung mga burden ko po. Nagkaroon ako ng maraming mga katuwang, no, kapartner sa gawain ng Panginoon, na kahit na po ako umalis ay meron pong successor po, no? Di ba sabi nga po ng Bible doon sa 2 Timothy chapter 2, verse 2, sabi doon, in the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others, no? So ito po, ibig sabihin, ito po ay ang discipleship po, I believe na ito po ang isa sa mga daan or paraan upang makapag-raise po tayo ng maraming leaders. Kasi nga, sabi nga po ng Matthew chapter 9, verse 37, the harvest is plentiful, but the workers are few, no? Diba sabi doon? Na ibig sabihin po ito ay marami po tayong dapat gawin, dapat na reach out, no? Pero kakaunti po yung magagawa, no? And I believe in order for us to raise up more leaders, ay kinakailangan po talaga na magkaroon po tayo ng intense discipleship sa gawain ng Panginoon or intentional discipleship sa gawain ng Panginoon. And I believe yun po ang nakita ko po. And pag-apat po ito, it is the key to multiplication or fruitfulness. Kasi nga po kapag ang isang tao po talaga ay na-disciple, nakikita ko po doon talaga na nagiging ano sila, nagiging submissive po sila, no? 'Di ba? At yung nalilisin po yung sakit ng ulo ng mga pastor. Noong araw nga po, talagang nung hindi pa po namin na-disciple ang marami namin mga miyembro, puro sakit ng ulo po kami, mga kapatid. Talaga pong grabe. Nandiyan po, merong kasama sa music ministry na hindi pa ayos ang kanilang mga buhay. You know, kumbaga, merong kasama kami sa leadership, pero hindi pa rin ayos ang buhay. Kasi nga po, ako niniwala po na, mga kapatid, na ang pinakamalaga yung ayusan ng buhay po, no? At maayos lang po ang buhay ng isang tao, mga kapatid, kapag ang isang tao talaga ay na-disciple, no? At ang isa po sa amin pong ginagawa bago po namin sila i-train ay kinakailangan po magkaroon po sila ng daily devotion po, no? Lagi po namin silang ini-encourage na mag-devotion sila, you know? And I believe yun po ang isa sa mga dahilan kung bakit nakakapag-raise po kami ng mga leaders, no? At marami po mga tao ano, na nasisave. Kasi nga po, yung po mga nare-raise up na leader, sila po yung gumagawa sa gawain ng Panginoon. Actually po, yung naman po mga attender lang eh, kumbaga sabi nga kanina, sila po yung mga kutawagin eh, mga simbabwe, taga-simbabwe po. Simba uwi lang po sila, no? Magsisimba lang po, pero pagkatapos po ay uuwi na lang. No, wala po sila, they don't have any burden or responsibility sa gawain ng Panginoon. So, hindi po ganun ang church. Ang church po dapat po ay itatanong po lang, ano bang maikukontribute ko kay Lord? Ano bang magagawa ko para sa Kanya? No? And I believe yun po ang dapat po nating ilagay sa puso natin bilang mga magagawa, no? O mga tao na kung saan ay tinawag ng Panginoon. At yun po ang nakikita ko doon. No? Mm-hmm. Kaya nga sabi nga po ng Bible, doon sa John chapter 15, verse 8, this is to my Father's glory that you bear much fruit, no? Showing yourself to be my disciple, no? Kaya hindi po tayo pwede palang matawag na disciple ng Panginoon kapag hindi po talaga tayo namumunga, no? Dapat na po pala, kasi pag namumunga po tayo, it brings glory to the Lord, no? Nagbibigay po ng kaluwalhatian sa Panginoon, no? At di ba sabi niyo po doon sa John 15:16, you did not choose me, but I chose you, no? And appointed you so that you may might go and bear fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. So makikita po natin talaga doon na
tayo po ay tinawag ng Panginoon, no, not to be a barren Christian. Kumbaga, dapat po talaga ay namumunga ang bawat Kristiyano. And I believe, para po makapamunga isang tao talaga, dapat po turuan sila, no, to become a real disciple of our Lord Jesus Christ. So yun po siguro ang may hisit po sa gabing ito, na meron pong apat na bagay. Una po yung discipleship po ay mahalaga kasi it is our obedience to the command of Christ. It is the key to character transformation. Number three, it is the key to develop more leaders. And number four, it is a key to multiplication or fruitfulness. So siguro po sa gabi po ito, yun po siguro isisit ko na maikli. At baka si, ang asawa ko po meron pong karagdagan. Totoo po yung sinabi ni Pastor na kailangan po natin ang discipleship. Kasi habang nagdi-disciple po tayo, ay nababago po yung buhay ng mga tao. Mm-hmm. Na kaya nga po yung buhay ni Pastor, hindi ko po mabago, hindi mabago ng magulang niya, ang nakapagbago lang po ang Panginoon. Yung salita po ng Diyos din, napakahalaga. Kaya nga po, sabi nga ng Panginoon meditate the Word of God day and night. Hindi po yun, mag-meditate lang tayo ng Word of God during Sunday. At sabi po ng Panginoon, meditate the Word of God day and night. So you will follow everything written in it, and then you will be successful and prosperous. Okay. Yun pala po ang one ang sikreto ng pagpapala ng Panginoon, yun tayo po ay mag-meditate ng Word of God. Kasi nasa salita po ng Diyos ang lahat ng lahat ng promises ng Panginoon kung paano gaganda ang buhay mo. Mm-hmm. Kaya nga po mahalaga sa atin ang tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, alam natin ang mga pros and cons sa buhay natin, atin po laging susundin ang salita ng Diyos. Kaya nga po, makikita natin doon sa Joshua 1:9, kasunod po ng Joshua 1:8, di ba po nakalagay doon, did I not commanded you, be strong, be courageous, mm-hmm. do not be afraid, do not be dismayed, mm-hmm. for I, the Lord your God, will be with you wherever you go. Amen. Yung po salita ng Panginoon na for the Lord your God will be with you wherever you go. Katunayan po yun na tayo ay hindi po dapat matakot. Ano man ang mangyari sa buhay natin, magkawindang-windang mundo, ano man po yung naririnig natin, basta po mahalaga kasama natin ang Panginoon. At saka nga po yung pag tayo po ay nag-disciple, dadami po ang leader, dadami ang leaders, dadami ang mga ngaral ng salita ng Diyos, at ang pagbabalik po ng Panginoon ay madadali rin. Basta po lagi nandun yung ating masidhing kuhaan yung layunin na tayo po ay magpagamit ng gusto sa vineyard ng Panginoon. Yun lang po. Amen. Praise the Lord. Naka-mute ka, kapatid. Ayan, mga kapatid, mga kabanger, salamat po sa madalit salita. Ang sinasabi ni Pastor Hill at saka ni Pastora Luningning, kailangan na talaga natin mag-grow up sa ating mga Amen. Pananampalataya. Huwag na tayong lagi na lang inaakay, kundi tayo na mismo ang umakay. Kaya nga, sabi sa Ephesians chapter 4, verse 13 to 15, sa ganitong paraan, maaabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos. Mm-hmm. At ganap na lalago ang espiritual nating pamumuhay hanggang maging katulad na tayo ni Kristo. At kapag naabot na natin ito, hindi na tayo tulad ng mga bata na pabago-bago ng isip at nagdadala ng iba't ibang aral ng mga tao na naninilin lang na ang hangad lang ay dalhin ang mga tao sa kamailian. Sa halip, manatili na tayo sa katotohanan ng may pag-ibig
upang sa lahat ng bagay ay maging katulad na tayo ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. So, maliwanag ha, sabi sa Bible, wag na tayong parang mga bata na pabago-bago ng isip at nadadala ng iba't ibang mga aral. Wag na tayong malinlang. Mga kapatid, it's time to open our own Bibles and discover more on the truth of Christ. Ano ba yung katotohanan na gustong ibahagi sa atin ng Panginoon upang maging kaisa tayo sa ano bang binubuo ng Panginoon sa atin? Sa ating mga tinawag ng Panginoon. Mga ka-DLS, it's time to rise up. Kaya sabi niya sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my brother and sisters, stand firm. Let nothing move you. And always give yourselves fully to the work of the Lord. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Kaya nga, sunod-sunod, di ba? From part 1 to part 4, nakita natin ang katapatan ng Panginoon sa ating mga guest ngayong araw na ito. Grabe ang pagpapala, hindi natatapos, hindi tumitigil. Bawat pagkakataon ng sakuna ng kanilang buhay sa dulo ay meron laging pagpapala na naghihintay. Bakit? Kasi ito yung mga testing of faith. Hindi ito mga problema na nadulot ng kasalanan, kundi ito ang mga problema na dumadaan dahil merong bagong gustong ipanganak ang Panginoon sa kanilang buhay. Proven and tested dahil sa pagsunod nila, sa paglilingkod nila sa Panginoon, grabe at nag-uumapaw ang pagpapala. Hindi lang sa kanila natatapos, kundi sa mga sumusunod pa nilang mga lahi hanggang apo sa tuhod ay naglilingkod sa Panginoon. Wow! Grabe! Diba? Grabing magpala ang Panginoon. Hindi natitigil sa iisa. Hindi natitigil kay Pastor Hill at kay Pastor Luning ning, kundi lalong nagniningning sa kanilang mga lahi, sa mga kaapu-apuhan, sunod-sunod, di ba? Grabing magpala ang Panginoon. Alam mo ba, pag ikaw sa kumpanya ka nagtrabaho, parang ang mangyayari ay pwede kang, hindi mo alam kung kailan ka matatanggal. Pero pag sa Diyos ka nagtrabaho, nako, Lord, mukhang kinoconvict mo ang bawat isa sa amin. Tunay nga, Panginoon, na kapag sa'yo kami naglingkod, hindi mo kami bibiguin. Hindi ka magkukulang. Ikaw ay laging sapat, laging tapat, at laging nag-uumapaw sa buhay ng bawat isa. Lord, kami dumudulog ng aming mga sarili muli sa iyo ngayong hapon na ito, Panginoon. Continue to open the heavens in our lives. Continue to restore our loves for you. Continue to restore our covenant for you, Father God. Salamat, Panginoon, sa paggamit mo sa buhay ni Pastor Hill at ni Pastor Luningning, Panginoong Jesus, na patuloy, Panginoon, na nagdadagdag ng kalakasan sa buhay ng bawat isa sa daily life sharing, Panginoon. Natuloy na nga, Panginoon, na kapag kami naging tapat sa iyo, hindi mo kami bibiguin. Bagkos ikaw, Panginoon, ang patuloy na magliliyab ng init sa aming mga puso upang kami ay patuloy na makalakad, Panginoon, sa pinapagawa mo. Hindi para sa aming sarili, kundi para sa mga kaluluwa na nangangailangan ng iyong tagapagligtas, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon, sa nag-uumapaw na pag-ibig mo, Panginoon, na nag-umapaw sa buhay ng iyong mga lingkod na patuloy mong ginagamit, Panginoon, para sa iyong ubasan. Salamat, Panginoong Jesus, dahil marami ka pang buhay na aabutin sa kanilang mag-asawa. Lalo mo silang palakasin, papagtibayin, at ang anointing mo ang patuloy na mag-increase sa buhay nilang mag-asawa. Dahil naniniwala kami, Panginoon, marami pang buhay ang mabubuo sa pamamagitan ng pagkatawag mo sa kanila, Lord God. At Lord, panalangin namin, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng nasa daily life sharing at patuloy na sumusubaybay sa DLS, Panginoon. Panalangin namin, Panginoong Jesus, patuloy mo silang katagpuin at patuloy mo, Panginoon, silang bigyan ng panibagong mga revelation sa iyo, Lord God, upang lahat kami sama-sama, Panginoon, hawak kamay na naka-unite, Panginoong Jesus, sa panawagan mo, sa pinapagawa mo sa buhay namin, at matuloy kaming makatap on sa
sa tibok ng puso mo, Panginoon. Salamat, Lord God, sa isang mapagpalang hapon na ibinigay mo muli sa amin. Muli, Panginoon, ni-restore at rinefresh mo, Panginoon, ang panawagan na nilagay mo sa buhay namin. Dahil truly, indeed, Father God, our labor in you will never be in vain. You are our great reward. You are our treasure, Lord God, in this lifetime. Salamat, Panginoon, dahil ikaw tunay nga, walang katumbas na ginto o pilak man, dahil ikaw, Panginoon, ay buhay hininga ng aming paglilingkod. Salamat, salamat, Panginoon, sa pribilehiyo, Lord God, na kami ay nakapaglingkod sa iyo. Ikaw ang patuloy na madakila at maparangalan sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po, Pastor Hill and Pastor Luningning, sa napakagandang kwento ng buhay ninyo. Maraming buhay ngayon ang napagliyab uli sa paglilingkod. And of course, salamat mga ka-DLS sa patuloy na pagsusubaybay at pagsama ninyo sa amin. Naniniwala ako na maraming magre-replay sa inyo. Panalangin namin sa Panginoon na ma-encounter uli kayo ng Panginoon sa inyong pakikinig sa kwento ng buhay ni Pastor Hill at ni Pastor Luningning. Kaya bukas, mga ka-abangers, abangan natin ang susunod na henerasyon. Meron na naman tayong isang kabataan na magiging guest bukas. Ang topic ay Chosen Generation Obedience. Walang iba kundi si Denise Del Rosario from Cavite City. Abangan natin ano ba ang kwento ng isang kabataan na to. Paano niya nakilala ang Panginoon at paano kumilos ang Diyos sa buhay niya. So mga ka-abangers, maraming salamat po and see you all tomorrow. God bless! Bye-bye! Salamat po, Pastor Hill and Pastor Leningning.